tayo. Yun pong kapangyarihan ng Panginoon ang siya pong nagbibigay po sa atin din ng katapangan. Ano po? Ang isang taong alam niyang may kapangyarihan siya, tatapang siya. Ano po? Kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon doon sa aklat po ng Hosea sa chapter 1, verse 7, sabi niya, di ba inuutusan ka na kita na ikay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang kakaliwa sa kanan o huwag kang kakaliwa sa kanan o kaliliko sa kanan o sa kaliwa. So ibig sabihin, yung pong kapangyarihan ng Panginoon, pag nasa atin yan, magiging, magkakaroon po tayo ng courage. Magkakaroon po tayo ng tapang, mga kapatid, na sinasabi ng salita ng Panginoon, ano, magpakatapang tayong mabuti. Sa ibang salita, matapang, ay hindi natatakot. Yung wala pong takot sa kanila. Ano po? Kaya, yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Kagaya po ni Esteban, alam po natin, mga kapatid, ano, dahil siya po ay kuskus ng Espiritu Santo, hindi niya kinatakutan yung gagawin sa kanyang pagpatay at pagbato sa kanya. Kahit alam niya, mga kapatid, niya siya po ay papatay, hindi siya natakot. Kasi yung sinabi niya sa salita ng Panginoon, ano, sabi ni apostol na si Mateo, huwag nating katakutan yung kayang pumatay ng ating katawan, ngunit walang kakaya namang magbulid ng ating kaluluwa sa impyerno. Kundi bagkos ating katakutan, yung pagkatapos sa tayo mamatay sa ating pumpisikal, ay kaya pa tayong ibulid sa dagat-dagatang apoy. So, yun po yung dapat nating katakutan. Yung courage na ibibigay po sa atin ng kapangyarihan ng Panginoon, hindi natin katatakutan yung kayang pumatay ng ating physical, pero wala pong kakaya ng magbulid ng ating kaluluwa sa kapahamakan. Kundi bagkos kakatakutan natin, mga kapatid, ano, yung talagang kayang pumatay ng ating physical, tapos pagkatapos, kaya po pong magbulid ng ating mga kaluluwa sa apoy. Yun ang dapat po nating katakutan. At ito, mga kapatid, ano, yung gusto ng Panginoong ma-develop sa atin dahil doon sa kanya pong kapangyarihan. Kasi doon sa mga alagad makikita natin, mga kapatid, ano, sila po, nagkaroon sila ng katapangan eh. Sa aklat ng Gawa sa chapter 4, ano, nang makita po ng mga tao yung katapangan ni Pedro at ni Juan at ng mga kasamahan po niya mga alagad, nagtaka po yung mga tao. Ang sabi po nila, saan kumuha ang mga taong ito ng ganitong aral at katapangan? Basahin nga po natin sa aklat ng Gawa sa chapter 4, ganito yung mababasa natin, Gawa sa chapter 4 sa verse 13. At salita ng Panginoon ay ganito ang ating mababasa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at napagkilala nila na sila'y nakasama ni Jesus. So makikita natin, nagkaroon po sila ng courage, ang tatahapang po nila sa pangangaral. Hindi po yung sa pakikipag-amok, hindi po yung sa pakikipag-away, hindi po yung sa pakikipag-laban sa laman. Mayroon po silang katatangan, mga kapatid, sa paghahayag po nila ng katotohanan, hindi po sila natatakot. Kaya nga ang tanong ng mga tao, ng mga eskriba, ng mga pariseo, saan ano kumuha ang mga taong ito ano ng ganitong aral, yamang hindi naman sila nag-aral. At napagtanto po nila, mga kapatid, na sila po ay nakasama ng Panginoon. Ano po? At nung sila po ay nalakipan ng Espiritu Santo, yung matatakutin, ano po, ay nagkaroon po ng courage. Inaalala po natin, sabi natin kanina, sabi ng Panginoon kay Apostol na si Pedro, bakit ka natatakot? Wala pagkababagang pananampalataya. Ito, mga kapatid, ano, he is bold like a lion. Siya po ay ano, matapang. Ano po, wala pong takot, kagaya po ng leon. So makikita natin, dito sa salita ng Diyos, yung kapangyarihan po ng Diyos ang nagbibigay po sa atin ng tapang, ng courage. Hindi po para, mga kapatid, na tayo po ay pakipag-away, hindi ganun. Kundi yung tayo po ay manindigan kung ano ang kalooban at kagustuhan po ng Panginoon. Yun, mga kapatid, ano, yung kapangyarihan ng Diyos na magagawa po sa atin. Ano po? And then, yung kapangyarihan po ng Panginoon, mga kapatid, ano, siya po yung magbibigay sa atin ng karunungan at kapangyarihan. Makikita natin dito, mga kapatid, ano, sa salita po ng Panginoon, dyan sa aklat ng Gawa sa chapter 6, makikita natin dito sa salita po ng Panginoon, ano, sa verse 7 up to 10, sabi niya,
At lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming mga sasardote. At si Esteban napuspos ng biyaya at ng kapangyarihan. Sabi diyan, si Esteban ay puspos siya ng biyaya at kapangyarihan. Kaninong kapangyarihan? Kapangyarihan po ng Panginoon. So ang sabi dito ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. At kita natin mga kapatid, ano yung kapangyarihan po ng Diyos sa pinagkaloob. Kaya yung sinasabi dati ni Eli Soriano, walang himala, walang signs and wonders sa panahon ng iglesia ngayon. Sa ating huling panahon, wala pong himala. Mga kapatid, ano maliwanag sa sinasabi dyan, ano? Si Esteban. At maging sa panahon natin, pwede mga kapatid, ano, basta ang tao na puspos siya ng biyaya, at ang sabi diyan, puspos siya ng pananampalataya, puspos siya ng karunungan, tapos may mabuti siyang katunayan. Yan sa verse 6 up to 5, makikita natin, puspos ng karunungan, puspos ng pananampalataya, puspos ng Espiritu Santo, mayroong mabuting katunayan. Sigurado mga kapatid, ano, yung kapangyarihan po ng Diyos ay magdi-display po sa kanila. Hindi sa kanilang kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan po ng Diyos. Makikita natin, gumawa siya ng mga dakilang kababalagan at mga tanda sa mga tao. Sa panahon na yan, hanggang sa chapter 8 nga, mga kapatid, ang dami pong gumagaling. Ano po? Maging yung mga taong pinapatungan po ng kamay na mga alagad ay tumatanggap po ng Espiritu Santo. Lumapit po sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Maging sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ano? Dahil yung kapangyarihan ng Diyos, hindi po nababago yan. Ano po? Sa iba't ibang panahon, henerasyon, ang Panginoon na hindi po siya nababago at ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga ang sabi doon sa aklat ng Hebrew 13, sabi niya, Jesus the same. Ang Panginoon na nanatili siya noon, ngayon at bukas. Kaya nga ang tawag sa kanya, Alpha at Omega. Ang Panginoon siyang pasimula at siya rin po yung wakas. Kaya ang sabi dito sa salita ng Panginoon, sabi dito sa verse 9, datapot nagtindig ang ilan sa mga nasa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at mga taga Cilicia at mga taga Asia na nakipagtalo kay Esteban at hindi sila makalaban sa karunungan at espiritu ng kanyang ipinapangusap. Kaya kung papansinin natin, yung kapangyarihan po ng Panginoon, siya rin yung magbibigay sa atin ng karunungan. Ano po, makikita natin yung mga Libertino at yung mga Sireneo. Sa panahon po noon, mga kapatid, yan po yung mga hintil. Marurunong po yung mga yan. Kaya nga, yan sa aklat ng Roma sa chapter 1 Corinthians sa chapter 1 verse 22, yung mga hintil naghahanap sila ng karunungan. Kasi ang mga hintil, sila po yung mga marurunong, nag-aral po sila sa sekular. Pero yung po mga kapatid na mga Libertino na yan, yung mga Sireneo na yan, na mga pantas na tao, hindi nila kayang daigin, hindi po nila kayang matutulan yung ipinapangusap na karunungan ni Esteban at ang kapangyarihan po na nag-display po sa kanya. Dahil sa kapangyarihan po ng Panginoon. Ganun din sa atin, mga kapatid. Ano? Kung sa atin, sabi niya, sa lahat, hindi lang po mga kapatid, oh, maliwanag eh, sinabi ni Paul na hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng nagsipagtamo ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng Diyos. So makikita natin sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, makikita natin sa salita po ng Panginoon, ano, yung ating po mga kapatid na kapangyarihan na itinagkaloob sa atin ng Panginoon, ano, napakahalaga nun. Dahil dito sa salita ng Panginoon, ano, sinabi diyan na lahat ng nagsipagtamo ng pananampalataya sa katwiran, hindi lang mga apostol, pati tayo. Ano po, hindi lang mga kapatid, ano, yung mga apostol noon, maging sa panahon natin ngayon, sa mga nagsiktamo, pagtamo ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran. Kaya napakahalaga. Ano po? Yung kapangyarihan ng Diyos magbibigay po sa atin ng karunungan at kapangyarihan din para makapag-perform tayo ng mga signs and wonders. Lalo po sa panahon natin, mga kapatid, ano, yung kapangyarihan ng Diyos sapat po sa atin. Yung sinasabi,
salita po ng Panginoon, mga kapatid, na ang sabi diyan sa kanyang salita, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at magpapagaling sila ng mga inaalihan ng demonyo at mga himatayin, ang sabi ng sari-saring sakit at karamdaman. Posible po iyon, mga kapatid, lalo po sa panahon natin. At kung lalo pang lumala, mga kapatid, yung mga salot na pwede pong ipahintulot ng Panginoon. Kasi yung salot na andyan pa rin eh. Kaya nga ang sabi ng presidente, living with the virus, living with COVID. Namumuhay po ang mga tao ngayon sa buong mundo, kasama na po ang COVID. At hindi na po maaalis ang COVID. Hindi naman po ma-iris yan kasi virus yan eh. Hindi naman natin nakikita kung sino ang carrier niyan. Ang mahalaga sa atin, taglay natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Kahit nga po may bakuna, nagkakasakit pa rin eh. Kahit nga may bakuna, nakakahawa pa rin eh. Kaya dahil sa salita, dapat taglay talaga ng bawat mananampalataya, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos. Sa makatibaga yung Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at kaloob para magawa po natin yung ipinapagawa at kaloob ng Panginoon. Then sa lahat, yung tatak po ng ating kaligtasan. Yung tatak po ng ating kaligtasan, mga kapatid, yung Espiritu Santo yun. Kaya diyan sa salita ng Panginoon, mahalaga po sa atin, mga kapatid, yung kapangyarihan, ipinagkaloob sa atin. Ipinagkaloob sa atin yung kapangyarihan, yung kanyang banal na kapangyarihan. Balikan nga natin ito sa sinabi po ni Apostol na si Pedro. Ang sabi po dito sa kanya pong salita, sa aklat po ng kapatid ng 2 Peter sa chapter 1 verse 3, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng bagay na nauukol sa kabuhayan at kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Ano po? Sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon at nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, sabi niya, sa pagkakilala, kasi yung pagkakilala natin sa Panginoon, madidevelop ang ating totoong pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon. At kung may pananampalataya, lahat ay posible. Sabi ng salita ng Panginoon din, sa aklat po ng Luke sa chapter 18, I think 27 or 17, sabi niya, ang bagay na imposible sa tao, sa Diyos ay may pangyayari. Ang bagay na imposible sa tao, sa Diyos ay may pangyayari. Kaya ang may kanta, walang imposible at walang mahirap sa kanya. Kasi lahat ng bagay ay posible sa Panginoon. Kailangan lang natin makilala natin ang Panginoon. At yun, mga kapatid, doon natin matatanggap yung tulong ng Panginoon sa mga kumikilala sa kanya at sumasampalataya sa kanya. Kasi ang salita ng Panginoon, sino mang sumampalataya sa kanya, sa anumang paraan, sabi niya, hindi sila mapapahiya. Kasi kung ano ang pinapaniwalaan natin, yun ang gagawin ng Diyos eh. Kaya po, mga kapatid, mahalaga, tanggapin po natin yan. Okay, verse 4, dahil dito ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako. Ganda, mga kapatid, pang-apat po. Ang pinagkaloob ng Diyos sa atin at ang tulong ng Diyos sa atin, ang mga mahahalaga at napakadakilang mga pangako. Ang ginamit dyan ay superlative. Ibig sabihin, mga great promises of God. Sabi niya dyan, mahahalaga at napakadakilang pangako. Hindi po lang basta pangako, mga kapatid. Yung mga dakilang pangako. Kaya ang sabi dito sa kanyang salita, dahil dito ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga. Hindi po yung mga ordinary lang. Yung mahahalaga. Ibig sabihin, napaka-importante, napakahalaga ng pangako ng Panginoon. Ipinangako sa atin, pinagkaloob sa atin ng Panginoon ang mga pangako. Kanino? Sa mga sumasampalataya. Kaya nga, ang sabi doon sa salita ng Panginoon sa aklat, ang Acts chapter 2, I think verse 42 o verse 39, sabi po dito ni Apostol Pedro, ang salita ng Panginoon sa verse 39, sa aklat ng Gawa sa chapter 2, verse 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa kanya. Kaya, yung pangako ng Panginoon, mga kapatid, yan po ay
para po sa mga taong kumikilala at sumasampalataya sa kanya. Hindi po sa mga tao na hindi po kumikilala at sumasampalataya sa Diyos. Kasi ang pinangakuan ng Panginoon si Abraham eh. Hindi na po si Abraham, siya po yung ama ng pananampalataya. Sino po ang makakatanggap din ng pangako ng Diyos? Yung mga anak ni Abraham sa makatwid ay ang mga taong sumampalataya din. Kaya yung napakahalagang pangako ng Panginoon, ano po, yung napakahalagang mga pangako ng Panginoon, pinagkaloob niya sa atin yon. At alam natin, ang Panginoon mga kapatid, hindi po siya sinungaling. Hindi siya sinungaling na nangangako na hindi niya kayang tuparin. Ang Diyos kaya niyang tuparin ang kanyang pangako. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, ano, dapat hindi tayo mag-alinlangan doon sa pangako po ng Panginoon eh. Kasi pinagkaloob sa atin ang pangako, sabi niya dyan, dahil dito ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan nga nito ay makabahagi kayong sa kabanalan mula sa Diyos. O, makikita natin yung tulong ng Panginoon sa atin. So, dito sa salita ng Panginoon, makikita natin yung pangako ng Panginoon. Ano po? Ang sabi nga natin, yung superlative ang ginamit yan, ano? Hindi po ordinaryo. Sabi niya, napakadakila, mahahalaga at napakadakila. Yung mas, yung pinaka mahahalagang pangako ng Panginoon ang binitawan niya sa mga sumasampalataya. Kaya, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ano? Nang nangako ang Panginoon kay Abraham. At hindi lang po kay Abraham eh, makikita natin sa kanya pong salita eh. Dito sa salita po ng Panginoon sa aklat po ng Genesis sa chapter 22, ang sabi po dito sa verse 16 and 17, ang salita ng Panginoon ganito yung ating mababasa. Sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito na hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Sa pagpapala ay pagpapalain kita, sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, na gaya ng buhangin sa baybayin ng dagat, at kakantin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng iyong mga kaaway. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng mga bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking inig. Ano po? Ang Panginoon, hindi po siya mga kapatid, anong nag-uutos sa wala pong pangako. Laging ang utos ng Panginoon, lagi sa huli ay mayroon pong pangako. Kaya diyan sa salita ng Panginoon, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang kanyang napakahalaga. Ano po? At mahalaga at napakadakilang pangako. Hindi po mga kapatid, mga ordinary, mga special pa, mga extraordinary, ano po, extraordinary, ano po, hindi po pangkaraniwan mga kapatid, ano, yung ipinangako ng Panginoon sa atin. Ang kailangan lang natin mga kapatid ay ito, yung mga ipinangako sa atin ng Panginoon, ito dapat yung response natin. Ito dapat mga kapatid yung gawin po natin. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Hebreo, excuse me po, ang sabi po sa salita ng Panginoon, Hebreo sa chapter 10 verse 19, sabi niya, mga kapatid, yaman ngang may kalayaang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatid bagay sa kanyang laman. At yamang may isang dakilang sasardote sa pangulo ng bahay ng Diyos, tayo magsilapit na may tapat na puso at lubos na pananampalataya. Yan po dapat. Dapat sa ating panglapit sa Panginoon ay mayroon talaga tayong lubos, sabi diyan, lubos na pananampalataya. Sabi diyan sa kanya, may tapat na puso. Ibig sabihin, tapat na puso, hindi talaga natin ipagpapalit ang Diyos. Ano po, hindi natin ipagpapalit sa ang Panginoon. Kaya sabi, dati tayong may tapat na puso at may lubos na pananampalataya. Alam naman ng Panginoon
kung sino yung taong lumalapit sa kanya na mayroong pananampalataya. Sabi nga doon sa aklat ng John chapter 13, ang sabi ng mga alagad, nalalaman po namin, nalalaman mo po ang lahat ng bagay at hindi na kinakailangan may magsabi pa sa iyo. Ano po, makikita natin doon, ano, sa salita ng Panginoon, ang sabi diyan sa kanyang salita, alam ng Panginoon yung mga taong nagtatapat sa kanya at yung lubos talaga ang pananampalataya na lumalapit po sa kanya. Ang sabi diyan sa kanyang salita na ang ating puso ay dinisikan mula sa isang masamang budi na nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Yung dalisay na tubig, mga kapatid, ano, yung aral na salita ng Panginoon. Yun yung dalisay. Hindi naman dalisay, mga kapatid, yung tubig na pinagbabautismohan. Tingnan natin, mga kapatid, kung may mga dumi po dun. At hindi mahalaga kung may dumi yun. Kasi ang ilog Hordan ay isa pong ilog na marumi. Ano po, pero yung sinabi dyan, nahugasan ng ating puso ng dalisay na tubig. Ano po, yung pong salita ng Diyos, magdirisik ang Panginoon ng malinis sa tubig. Sa makatid ay ang salita ng Panginoon. At yung Espiritu Santo, mga kapatid, inilakit po ng Panginoon sa atin. Sabi dyan, sa kanyang salita, tapat na puso at lubos na pananampalataya. Sabi dyan, 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Ang mga politiko ngayon, ano po, wala pa man po ang campaign period, nangangako na. Dami po mga politician. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ano, yung karamihan po, nangangako ng reforma, nangangako na magandang kinabukasan, nangangako ng pagbabago, mga kapatid, ano, baka yung pagbabago ay for worse. Kaya, mga kapatid, pero yung pangako po ng Panginoon, ano yung pangako ng Panginoon ay, yun po ay, ano, lahat ng yun ay totoo. Ano po, dahil ang Panginoon kaya niya manggawin, mga kapatid, yung kanya pong ipinangako. Sabi nga ng Numbers chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi kagaya ng tao na nangangako na hindi ginagawa. Kaya nga, yung mga karamihan pong ipinapangako ng mga politician, mga kapatid, huwag tayo masyadong mabola. Ano po, ang kailangan natin tingnan, mga kapatid, ano sila ba talaga? Ay ang kanilang intention ay maglingkod. Ano po, baka personal lang ang kanila pong mga intention at layunin. Baka kapangyarihan lang at personal interest ang kanilang layunin. Pero ang Panginoon, talagang ang interest ng Panginoon di po personal. Kasi ang Diyos, mananatili siyang Diyos kahit wala pong tao . Pero inalala po ng Diyos ang tao na tayo po'y laman lang. Na pagkinuha po niya ang kanyang hininga sa atin, yung ating pong kaluluwa, yung ating espiritu, namamatay tayo. Yun ang sinabi ng Awit 103. Inaalala ng Panginoon na tayo alabok lang. Kaya ang mahalaga sa atin, mga kapatid, yung ipinangako ng Panginoon sa atin, hawakan talaga natin, huwag tayong mag-alinlangan sa pangako ng Panginoon. Kasi kahit gaano mang karami ang pangako ng Panginoon, lahat po ito'y gagawin ng Diyos sa atin. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 2, 20-21. Gaano man karami ang mga pangako ng Diyos sa atin, nasa Kanya ang oo. Basahin nga po natin yun. Sa aklat ng 2 Corinthians sa chapter 2, ganito ang mababasa natin. 2 Corinthians sa chapter 2, dito po mga kapatid, 2 Corinthians sa chapter 1 rather. 2 Corinthians sa chapter 1 verse 20-21, sabi niya, sapagkat maging gaano man ang pangako ng Diyos ay nasa Kanya ang oo, kaya nga naman na sa Kanya ang sanawa sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan natin. Ngayon siya na magpapatibay sa amin sa na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos. So siya po mga kapatid, ano, yung nangako. Sabi dyan sa kanyang salita, at siya po yung nagpapatibay, ngayon siya ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos. Kaya mga kapatid, sinasabi dyan sa salita ng Diyos, yung nangako sa atin ay Diyos, hindi naman tao. Ano po? At wala pong kabuluhan kung ang ating panghahawakan ay pangako ng tao.
Huwag tayong masyadong maniwala at manghawak sa pangako po ng tao. Pero ang kasabihan, mga kapatid, ng isang tao na nakilala ko, nakasama ko, sabi niya, pinangako ang kita, tapos tutupahin ko pa. Dapat na sa kanila, mangako sila, pero hindi nila gagawin. Tayo rin, pag tayo po'y nangako sa Panginoon, mga kapatid, huwag tayong maglibas sa pagtupad. Kasi pag nangako tayo sa Panginoon at na, hindi natin tinupad, nagagalit po ang Diyos. Nakikita natin dyan sa salita po ng Panginoon. Sa aklat po, mga kapatid, ng Ecclesiastes chapter 5, ang daming taong nangangako sa Panginoon. Ano po, pag kailangan nila ang Diyos, ano, tatawag sila sa Panginoon. Pag may sakit at karamdaman, pag may problema, tatawag sila sa Diyos. Ano, at pag tatawag sila sa Panginoon, nangangako sila sa Diyos. Ano po, nangangako sila, gagawin nila ito, gagawin niyan. Pag nakuha nila ang kanila pong hinihingi, nakakalimutan nila ang pangako, pero ang Diyos ay hindi. Ano po, kaya nga dyan sa Bible, sa aklat ng Second Peter sa chapter 3 verse 1 up to following, maraming tao ang nagpapalagay na yung ipinangako ng Diyos ay hindi niya gagawin. Ano po? Maraming tao ang nagpapalagay, nag-aakala yung sinabi ng Panginoon na hindi niya gagawin. Basahin nga po natin, mga kapatid, ano, sa aklat ng 2 Peter sa chapter 3, ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa verses 1 up to following, ito nga ang ikalawang sulat na, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo, at sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una na mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol, na nalalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita at magsasabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw nang nangatulog ang mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang, sapagkat kadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig, sa gitna ng tubig, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na sa pamamagitan din nito ang sanlibutan noon ay inatawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iniingatan talaga sa apoy na tinaan sa araw ng paghukom at paglipol sa mga taong masama. Natapat, huwag mong kalimutan ang mga minamahal ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ang Panginoon sa kanyang ipinangako gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinod sa inyo na hindi niya ibig na sino may mapahama, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Marami pong tao, nag-aakala sila yung ipinangako po ng Panginoon hindi nila gagawin ng Diyos. Ano po, pag tayo ay ganun po ang ating pong pananaw, na yung ipinangako ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi niya po gagawin, mapapahamak din tayo. Ano po, kagaya yung sinabi ng Panginoon, isang pinangako ng Panginoon, siya po ay muling babalik. Yung pinangako ng Panginoon yan eh. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, nung siya umalis eh, sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon at ako'y babalik. Sabi ng Panginoon, siya'y babalik. Sabi niya, upang kunin niya ang sa kanya'y sumasampalataya, upang sila'y sumasa Panginoon magpakailan-kailanman. Yun ang pangako ng Diyos eh. Ano po? At nakikita natin yung pangako ng Panginoon, isa-isa na pong tinutupad ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapahintulot ng Panginoon sa mga katastrofe, sa pamamagitan ng pagkapahintulot ng Panginoon sa mga kalamidad at salot. So, makikita natin sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, yung pangako ng Diyos, totoo yun. Ano po, huwag natin po itong pag-alinlanganan dahil
Lahat ng ipinangako ng Panginoon, kaya po niya itong gawin. Kaya po niya itong isakatuparan. Lahat ang sinalita, sabi nga ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Yung salita po ng Panginoon, mga kapatid, hindi po mawawala ng Bisayan. Hindi po mawawala yan hanggat hindi po nangyayari yan. Ano po, yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Karamihan po sa mga atin, maging sa atin, mga kapatid eh, akala natin yung mga pinag-aaral natin, mga futuristic event, yung eschatology, yung great tribulation, yung mga event bago po dumating ang Panginoon, sa atin maliwanag na ngayon eh. Kasi sinalita ng Panginoon, kasi isa pa, nakita talaga natin, naranasan talaga natin. Kaya dito sa salita ng Panginoon, mga kapatid, yung napakadakila at mahalagang pangako, dapat ay panghawakan natin yun. Ano po, dapat paghawakan natin, huwag nating pag-aalinlanganan. Since na ang Panginoon ay nangako na siya babalik, maghanda tayo at magantay tayo. Kasi yun ang sinasabi ng Panginoon eh, sa aklatang Marcos sa chapter 14. Eh, sabi niya, kung dumating siya sa pagpupuyat sa umaga, kung dumating siya ng madaling araw, kung dumating siya ng tanghal, dumating siya ng gabi, mga kapatid, ano, mapabuksan natin ang Panginoon. Magsitulad tayo sa taong nag-aantay sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Mapalad tayo, mga kapatid, kung gagawin natin yun. Yun din ang sinabi ng Mateo sa chapter 25:45-51. Ang sabi ng Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na pinagkatiwalaan ng Panginoon sa kanyang sambahayan upang pakanin sila sa kanilang kapanahunan? Mapalad ang alipin yaon kung maratan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Ngunit kung sabihin ng alipin yaon, magtatagal ang aking Panginoon, magsimula siyang makipagkainan, makipag-inuman, makipagbugbugan. Ano po, sa mga taong taga-sanlibutan, darating ang Panginoon ng alipin na yon sa araw at oras sa hindi niya inaasahan, at siya babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. So, mga kapatid, pangako ng Diyos sa siya'y babalik eh. Kaya naghahanda tayo. At bago siya bumalik, mga kapatid, mayroon pong malaking kapigatian na siya pong pinaghahandaan natin. Ano po? Ang isa sa pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid, sa panahon ng tribulation eh. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita eh, Revelation chapter 3 verse 10, dahil iningatan mo ang salita ng aking pagtutuos, iingatan din kita sa araw ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang sila'y subukin. So, makikita natin yung pangako ng Panginoon yun eh. Kapag tayo talaga ay nahinog sa ating pong buhay espiritual. Ano po? Yun ang pangako ng Panginoon. Ang isa pang pangako ng Panginoon sa atin, hanggat tayo po mga kapatid ay nananatili doon sa kanyang aral, nananatili tayong sinisikap nating sundan yung halimbawa ng buhay ni Kristo, itinuturo natin ang kanyang salita tapos ginagawa natin, ang sabi ng Panginoon, I am with you always, even to the end of the age. Sabi ng Panginoon, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun ang pangako ng Panginoon eh. Anong siya po isa sa atin? Kailan? Kapag yung mga napakinggan po natin sa Biblia, kapag yung napakinggan natin, nabasa po natin, at pinanatulihan po natin yon, sinasagawa po natin, mga kapatid. Anong sabi ng salita ng Diyos, at ang Diyos ang kapayapaan ay isa sa inyo. Pilipo sa chapter 4, verse 9. Lahat ng ating natututunan sa pagbabasa, lahat po ng natututunan po natin sa pakikinig, lahat po ng natututunan natin sa pag-aaral, isa pamuhay natin, panatalihan natin yun. Ang Diyos po, mga kapatid, ay lagi pong sa atin. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanya pong pangako, I am with you always, sabi ng Panginoon. Ang isa pang pangako ng Panginoon, mga kapatid, ano, kahit gaano po kabigat yung ating nararanasan, ano po, ito may advance, ito may great tribulation. Sabi ng Panginoon, mangilag lang tayo sa pag-ibig sa salapi, sabi ng Panginoon. Magkasya tayo sa ating tinatangkilik, meron po tayong kasapatan, at ang ating pagtitiwala ay hindi sa material na bagay, hindi sa mga bagay ng mundo. Pangako ng Panginoon, hindi kita pababayaan, ni pagkukulangin man. Sabi, I will never leave you nor forsaken you. Hindi po tayo, mga kapatid, pagkukulangin ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan.
Yun ang pangako po ng pang. Pwede po tayong pabayaan ng iba. Ito nga po, ano, pag ang tao nagka-COVID, ano po, pag ang tao po nagka-COVID, nag-positive, ano po, pwedeng pabayaan ka ng mga kaanak mo. Pwede hindi ka lapitan ng mga tao, pero hindi ka iiwanan ng Diyos. Kasi siya lang naman talaga ang pwedeng sumama sa atin eh. Kaya mas maganda talaga ang pangako ng Panginoon ng panghawakan. Huwag yung mga pangako ng ano, ng tao. Kaya marami pong taong umiiyak eh dahil ang pinanghahawakan po nila pangako ng tao, hindi yung pangako ng Diyos. Kaya ang sabi diyan sa salita ng Panginoon, ang pangako niya, He will never leave us nor forsake us. Yun ang sabi ng Panginoon. Ang isa pang pangako ng Panginoon, He is always with us even in the time of trouble and hardship. Siya po ay isa sa atin sa panahon ng kabagabagan at kahirapan. Ano po? Makikita natin ito sa aklat ng Awit sa chapter 91. Sa verses 14 hanggang 16. Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako isa sa kanya sa kabagabagan at aking ililigtas siya. Yung mga kapatid eh, dami pong pangako niyan. Ano po, tayo po ay recipient. Ano po, tayo po isa sa tatanggap, ano po, ng pangako pong ito sa Panginoon. Ano po, kung atin pong iingatan ang simula ng ating pagkakilala hanggang sa katapusan. Kasi tapat yung nangako eh. Sabi niya, kaya ingatan natin yung ating pagkakilala mula sa pasimula hanggang sa katapusan. Dahil tapat po ang nangako sa atin. Ang Panginoon po ang nangako sa atin. Kaya sabi diyan sa kanyang salita, sila'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugon siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Ang isa pang pangako ng Panginoon sa atin, mahaba pong buhay. Yung mahaba pong buhay, kagaya po ng sinabi ng salita po ng Panginoon sa panahon po ni Moses, umabot siya ng 120. Si Josue din, umabot siya ng 120. Ano po? Sa atin ngayon, mga kapatid, mapalad na kung tayo makaabot po sa 80. Bonus na yon kung tayo po ay dumating sa 80. Ano po? At may kalakasan tayo. Ang narinig ko, pag dumating daw po ng 85 years old ang mga senior, tatanggap na po ng ano, ng reward, tatanggap po ng ano, ng financial assistance sa gobyerno. Ano po? Kasi dati, narinig ko 100 years old, ay madalang na po nakakarating sa 100 years old eh. Kasi, alimbawa, dumating ang tao dun sa 100 years old, di naman na i-enjoy niya yung 100,000 na bibigay sa kanya. Kasi hindi siya na nakakakain, bedridden na siya. Ano po? Kaya siguro, kaya ang naisip ng gobyerno, paikliin, ano, pababain po ang edad ng mga tatanggap po ng benepisyo na ganun. Pero ang pangako ng Panginoon sa atin, bibigyan tayo ng mahaba pong buhay. At yung mahabang buhay, hindi lang dito sa lupa, kundi yung buhay na walang hanggang sa piling po ng Panginoon. Yun ang pangako ng Diyos eh. Sabi niya, ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Napakaganda ng pangako po ng Panginoon. Kaya sa atin, mga kapatid, ano, napakahalaga po sa atin ito na panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Isa pa, na pangako ng Panginoon ay papagalingin niya tayo. Pag tayo po'y nagkaroon ng sakit, ano, pagagalingin tayo ng Panginoon. Sabi ni Rin na sa Panginoon, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sabi niya, pagalingin mo po ako, Panginoon, at ako'y totoong magiging magaling. Iligtas mo po ako, at ako'y totoong magiging ligtas. Sa aklat po, mga kapatid, ng Jeremiah chapter 17, 13 and 14. Kaya, doon sa salita ng Panginoon, ano po, ang pangako ng Panginoon, pagagalingin niya tayo. Ano po, sabi nga ng Awit 103, I think verse 3, sabi niya, siyang nagpapagaling ng lahat mong sakit. Dami nating sakit eh.
Ano po? Ang daming nating sakit. Ang sakit ng tao, hindi lang sakit na physical eh. Ang sakit ng tao, may sakit na sa damdamin. Ano, yung tao, magagalitin. Yung tao, matampuhin. Yung tao, mapagtanim ng sama ng loob. Sakit po sa damdamin yan. Ano po? Nagtatanim yung tao, naghihinalakit yung tao, napupuot yung tao. Sakit sa damdamin yan. Ano po? Tapos, mga kapatid, yung sakit naman sa kaisipan, ano po? Mahina po yung ating pananampalataya, natatakot tayo, nababalisa tayo, sakit po sa kaisip yan. Kaya nga sabi ni Sang Pagita, ang takot ay nasa isip lamang. So may sakit po sa isip ang tao, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Marinas, heal me, O Lord, and I will be healed. Kaya ang sabi naman ni David, siya po ang nagpapagaling ng lahat nating sakit. Dami nating sakit, mga kapatid eh. Bukod pa doon sa sakit sa ating physical eh. Kapag nga ang tao nagpa-blood clot, ano, pag ang tao nagpa-blood clot, malalaman mo ang dami po lang sakit. May sakit ka pala sa dugo, may sakit ka sa diabetes, malalaman, may sakit ka sa kung ano-ano, mga kapatid. Ano, ang dami, dami malalaman. Ano? Kaya po, pag nagpa-blood clot kasi, ano, nalalaman yung sakit, yung kondisyon ng kalagayan ng katawan ng tao. Kaya ano po, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mayroon din naman mga tao. Ang sabi sila, wala silang sakit. Pero ang totoo may sakit sila. Ang totoo may sakit po sila. Kasi hindi lang po naman din nila alam. Kasi siyempre din naman sila nagpapacheck up. Ano po, pero ang tao may sakit. Ano, undetected ng tao yon. Pero ang Panginoon sa kanyang salita, sabi niya siyang nagpapagaling ng lahat ng ating sakit. Pangako ng Diyos yun eh. Promise ang Panginoon yun. Ano? Kasama po doon mga kapatid yung mga malignat na sakit. Kasama po doon yung talagang severe. Ang kahit cancer. Ano po kayang pagalingin ng Panginoon. Kasi ang Diyos, yun naman siya nalilimitahan eh. Kaya dito sa salita po ng Panginoon, yung pagpapagaling ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagpapagaling ano ng ating mga sakit. Ang Panginoon din ang pangako niya, ililigtas tayo sa lahat ng ating ikapapahamak. Yun ang sinasabi ng Awit 107 verse 20. Sinugo niya ang kanyang salita at iniligtas sila sa lahat nilang ikapapahamak. Ang dami po nating pwedeng ikapahamak pero iniligtas tayo ng Diyos. Pangako ng Diyos yun eh. No. At kung nararanasan natin yan, lalo tayong magtiwala sa Diyos dahil ipinagkalog sa atin ng Diyos yung pangako niya na yun. Mga kapatid, ano, na tayo po'y kanyang ililigtas sa lahat ng ating pong, pwede pong ikapahamak. At ang isa pa, mga kapatid, pinangakuan tayo ng paraiso. Ano po, pinangakuan tayo ng langit ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon doon sa isang tao na lumapit sa kanya, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo po ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sabi ng Panginoon, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Mayroon pong paraiso ng langit na itinangako ang Panginoon sa atin. Kasi yung inaasahan natin sa Diyos, hindi lang yung mga bagay sa sanlibutan. Kasi sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 19, kung sa sanlibutan lamang na ito tayo umaasa sa Diyos, sa lahat ng tao tayo na ang pinakahabag-habag. Ahabag-habag ang tao, mga kapatid ko. Ang inaasahan niyang pinapangako ng Panginoon sa kanya, physical lang. Pero ang Panginoon ay meron ding ipinangako sa ating physical. Ano po? Maging sa ating mga pangangailangan. Ano po? Maging sa ating mga pangangailangan, kahit nga po sa panahon ng tribulation, ikita natin, naranasan po ni Elias eh, nagkaroon po ng tribulation sa panahon nila nun eh. Na ito'y sumisimbolo, mga kapatid, nun sa tribulation din na mararanasan natin. Kasi 3.5 years, hindi po pumata ang ulan. Di lahat mga kapatid ng halaman, ano, namatay. Kapal lahat po ng hayop, mga kapatid, ano, kinatay. Isa lang po ang kabayong pandigma ang hindi po namamatay sa Samaria dahil po yun ay sinasakyan ng hari. Marami pong tao ang namatay. Marami na pong bata ang kinatay ng mga magulang para makakain po sila. Ano po? Pero ang lingkod po ng Panginoon na si Elias, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ubaroon ka sa ilog ng Chirit, padadalhan kita ng tinapay at laman sa umaga at sa hapon. At iinom ka sa ilog ng Chirit. Nung natuyo ang ilog ng Chirit, sabi doon, intusan siya ng Panginoon sa babaeng bao sa Sarepta. Yun ay kinuot ng Panginoong Hesukristo sa New Testament, sa Gospel. Sabi niya, marami namang babaeng bao sa Israel, pero bakit sa Sarepta?
sinugo ng Diyos si Elias. So mga kapatid, nangangahulugan ng Jerusalem talaga, eh, hindi po ganun kalaki ang kanilang pananampalataya na nakikita po ng Diyos. Sinugo ng Panginoon, ano, yung lingkod ng Panginoon sa babaeng bao na namumulot ng patpat. Sabi niya, pagkakita niya, pwede bang makiinom? Tapos yung palis pa lang yung babaeng bao, sabi niya, pwede bang dala mo ako isang subong tinapay? Ang sabi naman ng babae, buhay ang iyong Diyos, sabi niya. Kasi kilala ng babaeng bao si Elias eh, lingkod siya ng Diyos eh. Sabi niya, buhay ang iyong Diyos. Wala kaming tinapay, wala kaming harina, kundi isang dakot at kaunting patak sa gusi na langis. Namumulot nga ako ng patpat para maluto namin pagkatapos naming mamatay. Makain namin bago kami mamatay. Kasi tiyak na mamatay na sila eh. Mga kapatid, kasi nung time na yon 2.5 years pa lang po na mayroon pong taga-tuyot noon. Ano po, alos 2 taon at kalahati pa lang kasagsagan. Wala po mga kapatid na wala pong ulan. Kaya ang pinagkukunan ng ikabubuhay, livestock, mga hayop, tapos yung pagtatanim, yung agriculture, ang source ng kanilang material earning. So makikita natin, ano, down talaga, nagkaroon talaga ng matindi pong kahirapan. At yun po ay 2 taon pa lang. Pero ang sabi niya, dahil sa pangako po ng Panginoon, pangako ng Diyos ito, sabi niya, gawin mo yan, kumain ka, pero dala mo muna ako dito. Pagkatapos ay kumuha ka, ano, magluto ka para sa iyo at sa iyong anak. Pero bago yun, ano, dala mo muna ako dito. Kasi yung pagtitiwala sa Panginoon ay hindi po sa panahon na tayo po ay mayroon. Dapat lalo kung wala, na para bang yung nasa atin ko hinihingi pa ng Diyos, dapat ibigay natin. Kasi yun ang pangako ng Panginoon, sabi ng Panginoon eh. Ito ang pangako ng Panginoon, hindi mauubusan ng harina sa inyong banga at hindi mauubusan ng langis sa inyong gusi hanggang magpaulan ng Panginoon. Nangyari po ba? Oo. Bakit? Pinahawakan po ng babae, babaeng bao, yung pangako po ng Diyos. Ganon din tayo mga kapatid, yung pangako ng Panginoon, panghawakan natin. Kasi yung pangako ay para po sa atin. Yung napakahalagang pangako ng Panginoon na po. At hindi lang yon, pati po mga kapatid, yung pangako po ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Material man, financial man, mga kapatid, kahit sa time po ng tribulation, iingatan po tayo ng Panginoon dahil sinunod po natin ang kanyang utos at tinutupad po natin ang kanyang mga salita. Mga kapatid, yun po yung pangako ng Panginoon sa atin. Ano po kaya, huwag tayong mag-alinlangan, sabi niya, sa pagtatapat ang nangako. At ibig sa lahat, yung pangako ng Diyos, mga kapatid, ay dapat nating antayin. Ibig sa lahat, antayin nating may pagtitiis. Sabi ng salita ng Diyos, ano, kung tayo ay umaasa sa hindi natin nakikita, kung magkagayon, inaantay nating may pagtitiis. Roma sa chapter 8:35. Nakikita rin natin mga kapatid, ano, dun sa aklat ng Luke sa chapter 21:19. Sa ating pagtitiis, may pagwawagi natin ang ating tigiisang kaluluwa. Kasi useless ang pagwawagi ng ating physical kung hindi natin may pagwawagi ang ating pong mga kaluluwa. Yun ang tulong ng Panginoon tiyak sa atin, mga kapatid, na kumikilala at sumasampalataya sa ating pong Panginoon. Habang tayo po inandun sa lupa, sagot po tayo ng Panginoon. Ano po? At pagdating ng panahon, mga kapatid, na tayo po ay haarap sa Kanya, mayroon pong pangako na ang Panginoon sa atin. Sabi nga dun sa salita ng Panginoon, no, dun sa aklat po ng Mateo sa chapter 25:30, sabi niya, ali kayo mga pinagpala at manahin niyo ang karyang inihanda sa inyo, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan. Mga kapatid, mayroong pinangako sa atin, kailangan na po natin lumapit ng may tapos sa puso, lubos sa pananampalataya, antayin po natin itong may pagtitiis habang ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, huwag tayong mag-alinlangan sapagkat tapat naman ang nangako at may kakayahan siyang gawin po ito sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Tumuko po tayo, tayo po'y manalangin.
Salamat po, Panginoon. Nakatapos po kami sa aming session, sa aming pong pag-aaral. Salamat sa mayamang sagana na mensahe na patuloy niyo pong ipinagkakalami sa amin. Tulungan niyo po kami mag-materialize po ito sa aming pong mga buhay. Magkaroon po kami, Panginoon, ng patuloy pong pagtitiwala sa mga tulong na nararanasan po namin at tatanggap po namin sa iyo. Bagamat may mga pagkakataong hindi po namin ito nakikita dahil nabubulag po kami ng mga nararanasan po namin. Pero nagpapasalamat po kami sa iyong salita at sa magitan ng Espiritu Santo na lagi pong nagpapaalala sa amin. Lord, salamat po sa amin pong mga napakinggang mensahe. Tulungan niyo po kami na mag-materialize po ito sa aming mga buhay. Ibig sabihin, magawa po namin ito at maipanatili po namin ang aming mga sarili sa mga ito upang kami rin ay manatili sa iyo at magtamo po kami ng pangako. Panginoon, salamat po. Magpapahinga po kami ng kaunti at mamayang hapon, Panginoon, magpapatuloy po kami. Nawa po ang iyong gabay at patnubay ang sumaaming lahat. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, itinaga ni Jesus ko na tayo kabsat. Amen. Okay, mga kapatid, magandang tanghali na po sa atin at magdalain tayo lahat ng Panginoon. Mamaya 1:30 po tayo mag-umpisa. Sa pagkakataon na mga ipinagkaloob po sa atin, ibuko muna po tayo at tayo po ay humingi ng gabay at patnubay sa Panginoon upang tayo po ay samahan niya sa ating pong pag-aaral sa kanyang mga banal na salita. Ibuko po tayo at manalangin, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataon na naman na mayroon po kami upang makalapit sa iyo sa pamamagitan ng aming pong pananalangin. Panginoon, mag-aaral naman po kami ng iyong salita. Ang iyong salita, Panginoon, ay dinadalangin po namin na maging pagpapala po sa aming mga kaluluwa. Basbasan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin upang ang iyong salita ay maging pagkain at kagamutan sa amin pong mga kaluluwa. At bilang gagamitin mo, Panginoon, paging dapatin mo po ako, bagamat hindi po ako karapat-dapat upang ang mga salita mo, Panginoon, ay maging pagpapala po sa amin pong lahat. At anuman ang sulig at gawa po ng kaaway ay amin pong sinasawal sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Sa iyo po yung aming pagpupuri sa pangalan ni Jesus, itinaga ni Jesus, kuna tayo kabsat. Amen. Okay, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Dumako po tayo sa ating second session. Ang subject po natin, mga kapatid, ay kabutihan ng Diyos sa mga totoong lumalapit sa Kanya. Kabutihan ng Diyos sa mga totoong lumalapit sa Kanya. Ang ating pong material verses ay makikita po natin sa Awit sa chapter 25, verses 8 up to 10. Yan po, mga kapatid, Awit 34, verse 8. At dito po makikita rin natin sa Panaghoy sa chapter 3, verses 31 up to 50. And Romans chapter 2, verses 4 up to 11. Awit sa chapter 25, verses 8 to 10. Awit 34, verses 8. Panaghoy sa chapter 3, verses 31 hanggang 54. And then, ito po mga kapatid sa Roma sa chapter 2, sa verses 4 up to 11. Buklatin muna natin mga kapatid, ano, ito pong aklat ng awit sa chapter 25, verses 8 up to 10. Na ganito po yung ating mababasa sa salita po ng ating Panginoon. Sabi po dito, mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya't tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Ang sabi po dito, mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya't tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid sa atin. Sabi nga niya dyan, mabuti at matuwid ang Panginoon. Yun po yung karakter, ito po yung general karakter ng ating Diyos. Siya po ay mabuti at siya po ay matuwid. At dahil po sa kabutihan na yon ng Panginoon, at dahil po mga kapatid yon sa kanyang katuwiran, sabi dyan,
kaya tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Yung mga makasalanan, lahat naman po ng tao ay makasalanan sa harapan po ng Panginoon. Ang kabutihan po ng Panginoon, mga kapatid, tinuturuan tayo ng daan. Ano po yung daan? Tuturuan tayo sa daan. Yung daan na sinasabi dyan, mga kapatid, yung daan po ng kaligtasan. Dahil si Kristo, nung siya po ay naparito, ayon po sa salita po na sinulat po ni Apostol na si Mateo, sa Mateo sa chapter 22 sa verse 16, naparito ang Panginoon upang ituro sa atin ang daan ng Diyos. At ang daan ng Diyos, mga kapatid, ay ang kanyang salita. Ang daan ng Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang Panginoon, ang unang tinatrabaho at ginagawa ng Panginoon sa atin, tayo po ay tinuturuan sa daan po ng Panginoon. Ang sabi nga sa verse 9 ay ganito, ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at itinuturo niya sa maamo ang daan niya. Ano po? Pag tayo po ay naturuan ng salita po ng Panginoon, tayo po ay ginagabayan, tayo po ay pinapatnubayan sa daan ng Panginoon. Kasi pwede po tayong mapakanan, pwede po tayong mapakaliwa, pwede po tayong umurong. Kaya ang sabi dyan, ang maamo ay kanya pong papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo sa maamo ang daan. Kaya po mga kapatid, yung sinabi ng salita ng Diyos, hindi tayo maliligaw. Ano po, hindi tayo maliligaw, kundi tayo po ay papatnubayan ng Diyos sa kanyang mga daan. Kasi ang gusto po ng Panginoon, mga kapatid, matapos natin yung ating race, matapos natin yung ating takbuhin sa ating pong buhay espiritual. Yun ang kalooban po ng Panginoon . Kaya hindi lang basta itinuturo ng Panginoon yung kanya pong daan, kundi pinapatnubayan pa tayo. Tinutulungan tayo ng Panginoon na daanan natin yung daan na yun. Ano po? Sa pamamagitan ng kanya pong salita, sa pamamagitan ng example na ipinakita ng Panginoong Hesukristo sa atin. Ganyan po kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Ang sabi dyan, verse 10, lahat ng landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan. At sa mga yaon na sa mga gayon na nag-iingat ng kanyang tipan at kanyang mga patutuo. Kaya yung kagandahang loob naman ng Panginoon, mga kapatid, yung mararanasan ng mga taong nagpapahalaga doon sa kabutihan po ng Panginoon. Ano po? Yun po yung kabutihan po ng Panginoon. Yung Diyos na mabuti sa atin, ano po, kailanman hindi po siya gumagawa ng masama. Ano po? Sabi po ng salita ng Panginoon, siya po ay mabuti at matuwid. God is too good to be unkind. Ang Panginoon, napakabuti niya para hindi po ipagkaloob sa atin yung mga kailangan po natin, lalo po sa ating pong buhay espiritual, na siya po makakatulong po sa atin para tayo po ay makadaan doon sa daan ng Panginoon at tayo po ay maligtas, mga kapatid. Yun ang sinabi po ng Panginoon. Pero karamihan po sa atin, mga kapatid, lahat po tayo po ay minsan ay naliligaw sa landas ng Panginoon. Ano po? Kaya nga po yung pastor ay mayroong pong staff, kaya nga po yung pastor ay mayroong pamalo at tungkod. Yung sinabi ng aklat ng Psalms chapter 23 verse 4. Ang Panginoon, ang pastor po natin na gumagabay po sa atin ay mayroon po siyang tungkod at mayroon po siyang pamalo. Ano po? Kaya dyan sa salita ng Panginoon, din yung kabutihan ng Panginoon. Pwede po tayo mga kapatid, minsan ay malihis. Pwede tayo po ay balihis sa kanya pong daan. Pwede po tayong mamislead. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Panginoon na may daan na tila matuwid sa harapan po ng mga tao. Pero ang dulo po nito ay kamatayan. Kaya ang ginagawa ng Panginoon sa atin, yung talagang gabay ng Panginoon sa atin. So, ini-express po ng Panginoon yung kanyang kabutihan, hindi lang mga kapatid doon sa pagtuturo sa atin, hindi lang mga kapatid yung sa paggabay po sa atin, hindi lang po sa pagbibigay niya sa atin ng mga pangangailangan natin, kundi
Yung kabutihan po ng Panginoon ay makikita natin dito. Basahin natin po sa aklat ng panaghol. Dito po sa Lamentation, sa chapter 3, makikita natin yung istorya po nito, mga kapatid. Ano? Itong panaghoy, ito po ay nasulat nung panahon ang mga Israelita ay naandoon po sa Babylonia. At binubuno po nila yung 70 years, mga kapatid, na parusa ng Panginoon sa kanila. Dahil sila po ay naligaw ng landa, sa halip na sila po ay maglingkod sa Panginoon, nung pumasok po sila sa Kanaan, mga kapatid, nung pumasok po sila sa Kanaan, nakalimutan nila ang Diyos . Sa halip na po sila ay maglingkod sa Diyos, sa halip po na sila ay sumamba sa Panginoon, naglingkod po sila at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po, dinala sila ng Panginoon doon sa Babylonia para doon, mga kapatid, ay maranasan nila yung masamang ginawa po nila na iniwanan nila ang Panginoon. Yun din ang ikinuwento ni Propeta Jeremias sa aklat po ng Jeremias chapter 2, sa chapter 4, makikita natin yung kanyang kwento na ganun, na ang Israel ay nagpabaya. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, dahil ang Diyos ay napakabuti niya, mga kapatid, ang Diyos ay napakabuti, sa tuwing ang mga anak ng Diyos, yung mga Israelita, ay lumalapit po sa Panginoon, na sila po ay nagpapakumbaba, sila po ay nagsisisi, sila po ay nagbabalik loob. Mga kapatid, ang Diyos po ay hindi po nakakatiis. Makikita natin, marami pong mga instances, marami pong account sa Biblia, o marami pong kwento sa Biblia, mga kapatid, na nagpapatotoo na gayon ang karakter ng Panginoon. Ganun po ang katangian ng Diyos na siya po ay mabuti. At ang kabutihan po ng Panginoon ay pinapakita niya dito sa kanyang salita. Ang sabi po dito, sa aklat po, mga kapatid, ng panaghol sa chapter 3, sa verse 31, sabi niya, sapagkat ang Panginoon ay hindi nagtatakwil magpakailanman. Pinabayaan po ng Panginoon ng ilang mga taon ang mga Israelita. Dahil nga po, nung pumasok po sila sa bayang pangako ng Diyos sa Kanaan, nakalimutan po nila ang Diyos. Nang sila po ay makakain, nang sila po ay mabusog, sila po ay naghimagsik sa Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, dinala lang sila ng Panginoon doon sa Babylonia. Pero ang kabutihan ng Panginoon ay kapag yung kanyang bayan ay lumalapit na sa Panginoon, nagpapakumbaba, nagsisisi, inaamin ng bayan ng Diyos ang kanilang mga kasalanan, at tapos, mga kapatid, humihingi sila ng kapatawaran at nangangako na sa Panginoon na susunod, yung kalooban po ng Diyos, mga kapatid, ay nahihipo. Ganong kabuti ang Panginoon. Ang sabi nga dyan, hindi siya nagtatakwil magpakailanman. Yung kabutihan ng Panginoon, ang Panginoon hindi siya nagtatakwil kailanman. Bagamat ang tao, lahat tayo po ay nagkukulang, lahat tayo po ay nagkakasala. Kapag ang isang tao ay nagpakumbaba, kapag ang isang tao ay nagsisi, umamin siya ng pagkakamali niya, ipinahayag niya sa Panginoon at nakita po ng Panginoon, sincere talaga yung tao, sa paghingi po niya ng tawad sa Panginoon, ang Diyos, mga kapatid, hindi po nakakatiis. Kaya nga sabi niya dyan, hindi siya nagtatakwil magpakailanman. Bagamat ang Diyos ay nagtatakwil, bagamat ang Diyos ay nagtatakwil, hindi siya nagtatakwil magpakailanman. Nangangahulugan, mga kapatid, may panahon lamang na pababayaan ng Diyos yung tao. Yung tao ay gawin niya ang kanyang gusto, tapos, mga kapatid, paparusahan siya ng Panginoon, mararanasan po niya yung resulta at bunga ng kanyang mga pinagagagawa. Ang Diyos, mga kapatid, hindi po siya nagtatakwil, kagaya ng ganito minsan. Sa atin pong mga Kristiyano, minsan nakakalimutan natin po ang Panginoon. Minsan nakakalimutan natin ang Panginoon. Minsan ay nalilibang ang isang Kristiyano sa kanya pong buhay espiritual Minsan nanlalamig siya. Yung kanyang commitment sa Panginoon, napapabayaan,
Dahil siguro, mga kapatid, ano, maganda yung kanyang nararanasan, nakakalimutan niya yung Diyos eh. Kaya minsan, ano, dahil doon, ano, minsan ay pinapalo ng Diyos at pinaparusahan ng Diyos. Ano po, pinaparusahan at pinapalo ng Panginoon. Ang kabutihan naman ng Diyos, mga kapatid, ano, bagamat siya ay nagpabaya ng mga ilang panahon sa atin, kapag tayo ay nagbabalik loob talaga ng totoo sa Panginoon, nagsisisi tayo, umaamin tayo, tapos nangangako tayo sa Panginoon, mga kapatid, ano, ang Diyos apakabuti niya. Ano po, dahil ang sabi nga sa salita ng Diyos, ano, hindi po niya ipinagtatabuyan ang sino man pong lumalapit ng totoo sa Kanya. Ano po, makikita natin sa Biblia, dito po sa salita po ng Panginoon, mayroong pong sinabi ang Apostol Juan dito sa salita po ng Panginoon sa aklat ng John chapter 6, sa salita po ng Panginoon. Ang sabi dito sa kanya pong salita, sa John chapter 6, dito sa salita po ng Panginoon, sabi po dito sa 37, ang lahat nang ibinigay sa akin ng Ama ay nagsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan, hindi ko itataboy. Ano, ang Panginoon sa kanyang kabutihan, bagamat minsan tayo po na mga Kristiyano ay nagkakasala sa Panginoon at mga ilang panahon, pinapabayaan tayo ng Panginoon at pag tayo po ay pinalo ng Diyos, ano po, nakaranas po tayo ng negatibo dahil sa ating mga pagsuway, dahil po sa ating mga kasalanan, ano, at pag tayo po nakapag-realize na inaamin natin sa Panginoon na nagkasala tayo, nagkamali tayo, ang Panginoon din na tayo pinagtatabuyan eh. Ganong kabuti ang Panginoon sa atin. Yan, sa aklat po ng Luke sa chapter 15, 11, up to following, napakasama nung ginawa nung prodigal son. Kasi hindi pa naman napapanahon para kunin niya yung ano eh, para kunin niya yung mana niya eh. Kasi ang lakas-lakas pa ng ano, ang lakas-lakas pa ng tatay niya. Yan na po. Sa ating ngayon, mga kapatid, ano, pag may mga anak na hindi pa ibinibigay ng magulang yung kanyang mana at kusa niya at pinagpipilitan niya itong kunin, ano, hindi mabuti ano yung tao na ganun. Ano po, mapagsamantala, mapagsariling kalooban. Ganun po ang attitude ng prodigal son, mga kapatid. Ano. Pero yung sa kabila ng ginawa ng prodigal son, sa kabila ng ginawa nung kanyang alibughang anak, nung nagbalik ang kanyang anak, ano, kasi alam din ang ama na nag-aantay siya eh. Kasi alam niya na pag siya nakarealize, pag naranasan yung negatibo, magbabalik siya. Minsan ganun po, minsan mga kapatid tayo. Ano, pag tayo minsan ay naliligaw ng landas dahil tinutungo natin yung ating sariling kalooban, ginagawa natin yung gusto natin, wala tayong pakialam sa salita ng Panginoon, ay mga kapatid, pinapahintulutan ng Panginoon ng ganun. Ano po? Pero ang kabutihan ng Panginoon sa tuwing ang isa pong anak ng Diyos ay nagpapakumbaba, sa tuwing ang anak ng Diyos ay lumalapit sa Panginoon, ang Diyos, mga kapatid, ay ano siya, hindi po matigas ang kanya pong kalooban, napakabuti niya. Ano po, mababaw lang po, mga kapatid, ano, yung pong ano, ang Diyos ay hindi po makakatiis dahil siya po ay hindi siya nagtatakwil magpakailanman. Yun po ang karakter ng Panginoon. Kanino po, sa mga taong nagpapakumbaba, sa mga tao po na nagsisisi, sa mga taong nagbabalik loob. Pero po, mga kapatid, sa mga tao na nagmamatigas, nagmamataas, ano po, hindi po nagsisisi, ano, nag-iipon sila po ng ano, ng galit at kapuutan. Yun ang sinabi ng Roma sa chapter 2 verse 5. Sabi doon, ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nag-iipong ka sa iyong sarili ng kagalitan at kapuutan sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon. So, ang Panginoon, mga kapatid, mabuti siya sa mga tao talaga na lumalapit sa kanya. Yung ang sinabi diyan ng Juan, hindi siya nagtatakwil, hindi niya itinataboy. Yung tao, mga kapatid, na lumalapit sa kanya. Hindi po kasama dito yung backslider. Hindi po kasama dito yung backslider.
na pagkatapos ng malaman ang salita ng Panginoon, nagpatuloy siya. Ano po? Kaya dito, dapat alam din ng tao yung biyaya ng Diyos eh. Ano po? Alam din ng tao yung biyaya ng Diyos. Kasi yung biyaya ng Panginoon, nagtuturo ito sa atin. Yung pagtanggi nga po natin ano, sa kalikuan at kahalayan ng sanlibutan ito. So, yung kung sinasabi dyan, mga kapatid, hindi siya nagtatakwil magpakalama. Yung mga anak ng Diyos na naliligaw ng landas, nakapakanan, napapakaliwa, pero hindi po pa po yung umaatras. Kasi yung umaatras, mga kapatid, bumabalik na po yun sa kapahamakan. Ano po, nagpapatuloy din sila pero in the wrong direction. Ano po, napapakanan sila, napapakaliwa sila. Ano po, yung mga taong gusto rin maligtas, hindi po yung kasama dito, yung nagbabalik na sa kapahamakan, hindi na po yun. Ano po, kasi yung sabi ng salita ng pangwala na pong natitirang hain para po sa kanila. Pero yung mga tao na naliligaw lang, napapakanan, napapakaliwa, pwede pa mga kapatid, ano, dahil ang Diyos ay hindi po siya nagtatakwil magpakailanman. Ano po, yun ang kabutihan po ng Panginoon. Yun po ay nangyari sa mga Israelita. Ano dyan sa kanyang salita, ano, binuno po nila mga kapatid yung 70 taon. Ano, mababasa po natin yan sa Daniel sa chapter 9. Pero ang Panginoon, dahil siya po ay mabuti, ano po, nagpadala ang Panginoon ng tagapagligtas sa kanila. Mababasa natin yan sa aklat po ng Isaiah sa chapter 45, ano, 44, 45, hanggang following verses. Makikita po natin sinugo ng Panginoon si Haring Ciro. Ano po, na naging tagapagligtas po ng mga Israelita. Kaya nung time po ni Dario, mga kapatid, ano, mayroon na pong mga Israelita. O sa time po ni Dario, ito po kasi si Dario, anak siya ni Ciro eh. Anak siya ni Haring Ciro ng Persia. Kaya ano, mga kapatid, makikita natin, nung panahon po ni Dario, karamihan po mga kapatid ng mga Israelita ay nagbalik na po sa Jerusalem. Kasi yung Diyos na kanilang pinabayaan, ang nagbalik loob sila talaga ng totoo sa Panginoon. So ang Panginoon di siya nagtatakwil magpakailanman. Mga ilang panahon pababayaan lang ng Diyos tayo para makapag-realize tayo, makapag-bulay tayo, at malaman natin yung kahalagahan ng pagtalima at pagsunod natin sa pangat. Ang tao nagbalik lang totoo sa Panginoon, mga kapatid, ano, ang Diyos po ay hindi siya nagtatakwil magpakailanman. Yun po yung kabutihan po ng Panginoon. Kasi kung ang Diyos po ay hindi mabuti, sa tuwing tayo po ay nagkakasala, sa tuwing tayo po ay nagkakamali at naliligaw tayo at nagpapasya tayong gawin ng ating sariling kalooban, mga kapatid, ano, pwede tayong patayin ng Panginoon na. Ano po, isa pa, pwede tayong hindi napatawarin ng Diyos. Kasi sa atin, mga nagkukulang at nagkakasala tayo. Pero pag naramdaman natin at nakita ng Panginoon, mga kapatid, na totoo yung pagsisisi, gumagaan din yung ating kalooban. Kumbaga, ang isa sa katunayan na tayo po ay pinatawad ng Panginoon, naaalis yung guilt. Kasi yung guilt, mga kapatid, yung usig ng budhi, yan ay ano, isang lason sa ating pong kaluluwa. Kaya, dyan sa salita ng Panginoon, ang Panginoon, mga kapatid, ay hindi po siya nagtatakwil magpakailanman. Kanino? Sa mga nagpapakumbabang totoo, sa mga nagsisising totoo, at sa mga taong nagbabalik ng totoo sa Panginoon. Nagbabalik loob ng totoo sa Panginoon. Kaya, yun po ang kabutihan po ng ating pong Panginoon. Kaya dito sa kanyang salita, mga kapatid, sabi dito sa verse 31, sapagkat ang Panginoon na hindi nagtatakwil magpakailanman. Ano? Number two, ang Panginoon po, mga kapatid, ay napakayaman niya sa awa at habag. Ano? Sabi dito sa verse 32, sapagkat bagaman siya ay nagpapapanglaw, gayon may nagpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng mga kaawaan. Naalala ko yung sinabi ni Propeta Daniel po dito sa aklat ng Daniel sa chapter 9. Ganito yung sinabi po ng Propeta Daniel. Yung nag-drive din o nagtula kay Propeta Daniel na lumapit sa Panginoon ay ito. Sabi dito sa kanyang salita, sa Daniel sa chapter 9 verse 9, ang sabi niya, ang Panginoon naming Diyos, sa Panginoon naming Diyos ukol ang kaawaan at kapatawaran sapagkat kami ay naghimagsik laban
sa kanya. So makikita natin dito, mga kapatid, ano, yung nire-recognize ni Propeta Daniel yung kaawaan ng Panginoon. Dito makikita rin natin sa verse 18, sabi niya, O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tenga at iyong dinggin, idilat mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga kasiraan at ang bayan na tinawag sa iyong pangalan sapagkat hindi namin inihaharap ang aming samo sa harap mo dahil sa aming mga katwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. Kaya alam po na mga Israelita, ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay napakayaman niya sa awa. Maging tayo, mga kapatid, ano, dapat nating maintindihan, maunawaan, ang Diyos po ay mahabagin. Ano po yung sinabi natin kanina, yung meaning o kahulugan po ng mercy, we don't get what we deserve. Ano po, hindi po natin natatanggap yung karapat-dapat sa atin, ano yun, yung matindi pong parusa ng Panginoon dahil naaawa ang Panginoon. Kung babasahin natin, diyan sa aklat ng Awit 103, sabi doon, ano, naaalala ng Panginoon na tayo, alabok lang. Ano po, ang mga alabok lang tayo, nilalang tayo ng Diyos mula sa lupa. Kaya yung kahabagan at kaawaan po ng Panginoon, napakayaman ng kanya pong kaawaan at kahabagan. Ano ang sabi doon? Yung sinasabi diyan sa aklat ng Awit 103, dahil sa kaawaan at kahabagan ng Panginoon, hindi tayo ginagantihan ng Diyos ng nararapat para po sa atin. Ano po? Hindi tayo ginagantihan agad ng Diyos. Ano po? Hindi tayo ginagantihan ng Diyos ng nararapat po para sa atin. Kasi ang sabi nga niya dito, dahil ang Diyos po ay maawain, naaawa ang Panginoon sa atin eh. Kaya ang sabi diyan sa kanya pong salita sa Awit 103, makikita natin ano, sa verse 10 to 8, ang sabi niya, 8 to 10, sabi niya, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Hindi siya nakikipag-alit na palagi. Ito yung sinabi natin kanina. Ang Diyos, hindi siya nakikipag-alit na palagi. Ano? Nagagalit ang Panginoon sa atin. Pero pag tayo po ay nagpapakumbaba, pag ang tao nagsisisi, pag ang tao po ay nagbabalik loob, ano? Napapahawi yung galit ng Diyos. Ano po? Kaya nga mayroong talata sa Biblia, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, hanapin ang aking mukha, talikdan ng aking mga kanilang mga kasalanan at manalangin, ay aking pagagalingin ang lupain. Ito ay nag-e-express o nagpapakita ng kabutihan ng Diyos. Ano po? Na ang Panginoon ay hindi siya nakikipag-alit kailanman. Ano po? Kaya ang sabi diyan sa kanyang salita, sa verse 9, hindi siya nakikipag-alit na palagi. Ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Hindi siya gumagawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumaganti man sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Ang buti ng Panginoon. Kasi kung gagantihan tayo ng Panginoon, mga kapatid, ayon sa ating kasamaan, matagal na po tayong naging abo. Ano po, at tayo po'y nag-aantay na lang, mga kapatid, ano, nag-aantay na lang tayo ng parusa. Kaya diyan sa salita ng Panginoon, di siya gumaganti sa atin ng ayon sa ating mga ginawang kasamaan. Ano po, kahit minsan nakakalapastangan po tayo sa Diyos, ano, tinitiis ang Panginoon yun. Ano po, kaya diyan sa salita ng Panginoon, mga kapatid, ano, napakahalaga na maintindihan natin yung kabutihan ng Panginoon, ano po, ay dahil sa kanyang kahabagan. Sa kanyang kahabagan at sa kanya pong awa sa atin. Dahil napakalaki po ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Yung sabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Ephesians chapter 2 sa verse 4, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring hindi mahabag sa atin dahil sa kanya pong malaking pag-ibig sa atin. Kaya yun po, mga kapatid, yung kabutihan ng Panginoon. Kanino? Sa mga taong lumalapit sa kanya. Ano po? Nang sabi diyan sa kanyang salita, hindi siya gumaganti. Ano po? Naalala ko po, mga kapatid, yung kabutihan ng Panginoon, no? Bagamat mayroon na pong judgment, ano po, na pre-nounce ang Panginoon, sabi niya, gugunawin po niya yung Sodoma at Gomorrah, eh.
ang pakiusap nga ni Abraham kung makakita po kayo doon ng 50 at nakipagtawaran hanggang 10 nga, mga kapatid, hanggang 10. Ang sabi doon, ano, hindi niya gugunawin. Magamat ang Diyos ay nagagalit eh, dahil sa kasamaan na ginawa ng mga taga Sodom at Gomorra at mga karatig niyang bayan doon, mga kapatid eh. Ang Panginoon, sabi niya, makakita lang ako na kahit 10. Sabi niya, hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomorra alang-alang sa 10 matutuwid. Kaya, ang Diyos po, mga kapatid, hindi siya nakikipagano, hindi siya gumaganti agad sa tao ng ayon sa ating mga gawa dahil sa kanyang mayamang habag at awa po sa atin. Yung sana po, mga kapatid, yung makita nating mga Kristiyano, ano po, dahil po yung sa kaawaan ng Panginoon. Pero makikita natin pag natapos na yon, pag natapos yon, mga kapatid, ang tao po ay hindi nag-response, makikita natin dito, kapag yung kasalanang nagawa po ng tao ay ano, talagang sagad na o labas na doon sa biyaya ng Panginoon, makikita natin dito sa salita po ng Panginoon, no? Dito sa kanyang salita sa verse 29, makikita natin dito sa aklat po, mga kapatid, ano, yung sa aklat ng Hebrews sa chapter 10, itaas natin sa verse 26. Ito yung sinasabi natin kanina, mga kapatid, ano, hindi kasama po din yung backsliding, mga backslider. Ano po, yung sinasabi dyan, yung mga tao talaga na hindi ginagantihan ng Panginoon, yung mga taong hindi pa talaga namang pamumusong ang kanilang nagagawa. Ano sabi dito sa kanya salita sa Hebrews 10:26, sabi niya, sapagkat kung ang ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pang tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay ng paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises, sa patotoo ng dalawa at tatlong saksi ay mamamatay ng walang awa. Gaano kaya ang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Sapagkat ating nakikilala, yaong nagsabi, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, at muli uhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Ano po? Ang totoo, yung awa ng Panginoon, ayaw sana ng Diyos sa hukuman ang tao eh. Ayaw ng tao. Ayaw ng Diyos na parusahan po ang tao. Kaya yung awa at tabag eh. Kasi napakatindi po ng parusa ng Diyos eh. Kaya nga sabi niya, no, sa verse 29, gaano ang higpit ng parusa sa akala ninyo sa ihahatol sa nauukol sa yumurak sa anak ng Diyos. Umaring di banal sa dugo ng tipan at nagpawalang halaga at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Imagine, binigyan na ng Diyos ang biyaya, binigyan Diyos ng awa at habag, binaliwala pa rin. Mga kapatid, yun po yung mahirap. Ano po? Kaya, ang gusto ng Panginoon, ano po, samantalahin po natin yung mayamang habag ng Panginoon sa atin para talaga tayo po ay magbalik loob, para tayo po ay lumapit po sa Panginoon at maging seryoso talaga sa ating pong buhay espiritual. Dahil ang Panginoon, napakamahabagin po niya. Yung pong makikita natin po sa kasaysayan po ng bayan ng Diyos sa mga Israelita, makikita natin yung kagandahang loob ng Panginoon. Ano po? And then, mga kapatid, ano, sabi diyan sa kanya pong salita, yung kabutihan ng Panginoon, ano, ayaw ng Diyos na yung tao po ay mapasama. Po. Ayaw ng ang ganda nga po ng plano ng Diyos eh. Ano po? Ang ganda nga po ng plano ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa iyo, sabi ng Panginoon. Sabi niya, pag-iisip para sa kapayapaan at hindi para sa kasamaan, para sa para hindi tayo magkaroon ng sabi doon, hindi sa kapamakan at kamatayan, kundi doon sa buhay at kapayapaan. Yun ang sinabi ni Propeta Jeremias sa aklat po ng Jeremias chapter 29 na salita po ng Panginoon.
Ang sabi po dito sa kanyang salita, sa Jeremiah chapter 29, sa verse 11, sa salita po ng Panginoon sabi niya, sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na iniisip ko sa inyo, sabi ng Panginoon, pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ang ganda po ng plano ng Panginoon, ano po, yung pagtawag po ng Panginoon. Pero mga kapatid, ano, bakit po may mga taong nakakaranas po, mga kapatid, ng mga negatibo? Bakit may mga taong nakakaranas ng hindi po maganda? Ano po, bakit yung tao ay nararanasan po nila yung mga mabibigat na karanasan sa kanila pong buhay? Ang isa pong dahilan, mga kapatid, ano, ang isang dahilan nito ay dahil yung tao, mga kapatid, ay hindi po sumusunod at hindi siya hindi niya ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Kagaya po ng mga Israelita, ang purpose talaga ng Panginoon sa kanila, dahil talaga sila dun sa ano, sa lupaing binubukala ng gatas at pulot. Di po ba? Ang ganda. Kaya nga po nang marinig po ng mga proselyte, ano, yung mga half Jew at half Egyptian na mga tao, mga kapatid sa Ehipto ng panahon na yon, magamat hindi po sana sila kasama, sumama din sila. Ano po, kasi ang pangako ng Panginoon sila sa lupang pangako na binubulakala ng gatas at pulot. Ang ganda po ng layunin ng Panginoon. Ano po, pero yung bakit naranasan po nila, mga kapatid, yung ano, yung tawag dito, yung negatibo na sila po ipahirapan ng Panginoon at dalhin pa sila dun sa Babylonia. Ang sabi po dito sa salita po ng Panginoon ay ito. Ang sabi diyan sa kanya pong salita sa verse 33 hanggang 35. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Yung mabuting Diyos, ang sabi niya diyan sa kanyang salita, sapagkat siya hindi kusang dumadalamhati o nagpapapanglaw man sa mga anak ng tao. Hindi ang Diyos ang dahilan kung bakit ang tao ay nakakaranas ng negatibo. Ano po? Hindi Diyos ang dahilan kung bakit ang tao nakakaranas minsan ng mahigpit, ano po, ng mga pangyayari sa kanya pong buhay. Hindi ang Diyos ang dahilan. Sabi nga niya dito sa kanyang salita, o, sa verse 34, nayapakan sa ilalim ng paa ang lahat ng bihag sa lupa. Niiliko ang matuwid na tao sa harap ng mukha ng kataas-asan. Na iligaw ang tao sa kanyang usap, hindi kinalulugda ng Panginoon. Hindi po ginagawa ng Diyos yun. Ano, inayapakan niya yung mga bihag sa lupa, parang ganito. Mahirap na, papahirapan pa ng Diyos, parang ganun. Ano po, mahirap na, susumpain pa ng Diyos. Yung tao, mga kapatid, mahirap na yung nararanasan, hindi patutulungan ng Diyos. Hindi ganun ang Panginoon. Lamang may dahilan po ang Panginoon, mga kapatid, ano, kung bakit nangyayari po iyon. Nangyayari po iyon. Una, mga kapatid, ano, dahil sa kasalanan ng tao. Ano po, karamihan po, mga kapatid, na nararanasan nating negatibo ay dahil po sa pagsuway, dahil po sa pagkakasala, dahil po sa pagsunod sa sariling kalooban, dahil po sa hindi po pagsunod sa Diyos. Kaya yung mga negatibo, mga kapatid, nararanasan natin, ang tawag doon, mga kapatid, yung palo ng Diyos. Ano po yung palo ng Diyos? Hindi siya ang may gawa nun. Ano po? Hindi ang Panginoon ang may dahilan kung bakit nangyayari po ito sa tao, sa atin minsan. Sabi diyan sa kanyang salita, sabi diyan, ano, sa salita ng Panginoon, no, makikita natin dito sa verse 39, sabi niya, bakit dumadaing ang taong may buhay, ang tao dahil sa parusa sa kanyang mga kasalanan? Ang dahilan talaga, ang unang dahilan, mga kapatid, yung ating mga nagagawang pangapagsuway sa Panginoon, ano. Kaya nga, ano, pag tayo po'y nagkakasala, ano, napipighati tayo kasi papaluin tayo ng Diyos, eh. Yung matuwid na Diyos, hindi niya hahayaan na tayo ay magpatuloy doon sa masama. Ano po, hindi hahayaan ng Panginoon, sabi nga niya doon sa kanyang salita, eh, natuturuan niya ang mga makasalanan sa kanyang daan. Ano po, yung pagtuturo ng Panginoon sa kanya pong daan,
hindi lang yung pagtuturo na makapapakinggan natin ang kanyang salita. Ang isa sa pinaka mabisa na pagtuturo ng Panginoon sa mga nararanasan ng tao. Ano po? Na naanihin ng tao yung bunga ng kanyang mga ginagawa. Halimbawa, yung tao nagtanim siya sa laman, aani yung tao sa laman ng kasiraan. Ano po? Pero hindi ang Diyos ang may dahil. Hindi Diyos ang gumawa, kundi yung tao ang gumawa nito. Inaani lamang ng tao kung ano ang kanyang itinanim. Kaya sabi dito, sa salita ng Panginoon, ano, hindi siya nagpapadalamhati. Napakabuti ng Panginoon para dalamhatiin po ang bayan ng Diyos. Eh. Lamang, yun ay dahil sa kanilang mga pagsuway. Ano po? Yun ay dahil sa mga pagsuway. Yun po ay dahil sa kasalanan. Ano po? Dahil doon sa pita ng tao. Doon sa pita po ng tao, mga kapatid, ano? Doon sa mga pagsuway at kasalanan na nagagawa po nating mga tao. Kaya yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, ano? Ang sabi diyan, sa kanya pong mga banal na salita, ang sabi diyan, ano? Bakit dumadaing ang taong may buhay, ang tao dahil sa parusa ng kanyang mga kasalanan. Halimbawa, ang pagtitiwala natin ay hindi sa Diyos. Ang pagtitiwala natin ay sa mga nilikha ng Diyos, papaluin tayo ng Diyos. Pero hindi Diyos ang may dahil. Ano po? Yun ay dahil sa ginawa ng tao. Halimbawa, ang tao nagpabaya, hindi siya umaattend, hindi siya dumadalo. Mga kapatid, pinalo siya ng Panginoon. Hindi ang Diyos ang may dahil. Hindi ang Diyos ang gumawa. Inaani ng tao yung bunga ng kanyang gawa. Kaya nga, ang sabi po sa salita ng Panginoon, sa aklat po ng 1 Peter sa chapter 4 verse 15, sabi niya, huwag magbata ang sino man sa inyo dahil sa paggawa ng masama. Sa pagiging mamamatay tao, mapakialam ng mga bagay ng iba o manggagawa ng kasamaan. Kaya po, mga kapatid, hindi ang Diyos ang gumawa. Halimbawa, ganito, yung tao, isa gumawa siya ng masama. Halimbawa, ganito. Halimbawa, yung tao ay nagnakaw. Tapos, mga kapatid, ano, nahuli siya ng mga kinaukulan. Tapos, nabilanggo siya. Ano, hindi ang Diyos ang may dahil. Kundi yung ginawa po ng tao. Pero alam po natin, mga kapatid, ano, yun ay paraan ng pagtuturo ng Panginoon sa kanya. Sa atin, ganun din. Ano, halimbawa, ano, yung tao mas nagpapahalaga sa kanyang physical, ano, ng higit sa kanya pong kaluluwa, hindi iingatan ng Diyos yung kanyang physical. Ano po, magkakasakit siya, madidisgrasa siya. Yun ay paraan ng pagtuturo ng Panginoon. Ano po, pero hindi ang Diyos ang may gawa nun. Yung ginawa ng tao, kaya sabi niya, hindi siya kusang nagpapapanglaw kanino man, kundi yung tao ay namamanlaw siya dahil sa dun sa kanyang nagagawang kasalanan. Ano po, yun ang sinasabi, yun yung number one eh. Ang nagpapapanglaw sa tao ay yung kasalanan ginagawa niya. Kaya nga diyan sa Biblia, ang ganda po ng buhay, ang ganda ng disenyo ng Diyos sa tao eh. Ano po? Ang disenyo ng Diyos sa tao, mabuhay yung tao nang walang hanggan doon sa paraiso, sa hardin po ng Eden. Ano, lamang, yung tao, mga kapatid, ay hindi siya sumunod doon sa utos po ng Panginoon. Ito nga, sa lahat ng bunga ng punong kahoy, eh, may kalayaan siya na kumain. Ano, ang talagang ipinagbabawal ng Panginoon na talagang walang niyang kakanin, yung bunga ng punong kahoy sa gitna ng halaman ay kadami-dami, mga kapatid, ng punong kahoy. Pwede nilang ma-enjoy yung pagkain eh. Bakit pa yung bunga ng punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama? Kaya po, minsan mga kapatid, akala po kasi ng tao dun siya magiging masaya, dun siya maaangat, ano, sabi nga ni Satanas, ay magiging kagaya ka ng Diyos. Kaya po, diyan sa salita po ng Panginoon ay dahil po doon sa nagagawa na natin na mga kasalanan. Pero yung mabuting Diyos, hindi siya po ang may dahil. Ano po? Marami po mga Kristiyano, mga kapatid, may nararanasan po silang negatibo. Ano po? Hindi dahil sa Panginoon, kundi dahil sa kanila mga pagpapabaya, dahil sa kanila po mga pagtalikod, dahil po sa kanila mga pagsuway at paglabag sa utos ng Panginoon. Yun po, ano po, hindi ang Diyos ang may dahil. Halimbawa, nagkasakit yung tao sa COVID. Ano po? Nangangahulugan, mga kapatid, hindi ang Diyos ang may dahil nun. Ano po? Ang may dahil ay yung tao dahil siya'y nagpabaya sa Panginoon. Kasi
mahirap po yung talagang nakaranas yung tao ng COVID. Alam ko po natin yun, ano? Hindi lang po physical yun, kundi pati po mental and emotional. Kasi imagine, ano, walang lalapit sa iyong tao. Kaya kung papansinin natin, ano, mahirap po yun. Pero hindi po ang Diyos ang may dahilan nun. Yung tao mismo, dahil sa kanya mga ginagawa. Kaya po, napakalagang huwag tayo pong magpabaya ng mga kapatid. Dahil napakabuti ng Panginoon. Yung sinabi nga natin kanina, God is too good to be unkind. Yung Diyos na mabuti, hindi siya gumagawa ng masama kanino man sa atin. Kaya lamang, inaani ng tao. Yun po kasi yung righteousness eh. Yun ang pagiging, yun yung katangian ng Diyos eh. Ang Diyos talaga ay makatarungan. Ano, hindi pwede na hindi anihin ng tao yung kanyang ginawa. Kaya yun ang law of nature. Ano po yung batas ng kalikasan? Kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Kaya dito, nadala po sa Babylonia ang mga Israelita dahil ano po, sumaba sila sa Diyos-Diyosan eh. Kaya ang nangyari, ano, mga kapatid, ano, doon sila sa Babylonia, pinahirapan ng Diyos. Kaya yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya nga lang ang sabi dito sa kanyang salita, pag ganun na yung nagawa ng tao, minsan ano po, ang nakakalungkot pa, sinisisi ng tao ang Diyos eh. Ano po, pag nakakaranas ang negatibo, sinisisi pa ng tao ang Diyos. Minsan sinasabi pa ng tao, naglilingkod naman ako, nagsasamba naman ako, umate naman ako, nagbibigay naman ako ng kaloob, nagpapagamit naman ako sa iyo. Pero bakit ano, pinahintulutan mo ang ganito? Hindi alam ng tao na hindi ang Diyos ang may dahilan, kundi yung mga pagkakasala at mga pagsuway po natin. Ganyan po kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Ano, yung talagang tinuturuan tayo, mayroon nga tayong mga pag-aaral, mayroong gentle at mayroong forcible way. Mayroon talagang pamimilit na ang Diyos. Ano po? At karamihan po ng tao, pinipilit na ng Diyos. Hindi po kasi, mga kapatid, ano, nakukuha yung tao sa gentle eh. Ano po? Hindi nakukuha yung tao sa gentle way. Kasi karamihan po ng tao, masyado na pong ano, pinatigas ang kanilang mga puso sa tagal po ng mga pag-aaral sa salita po. Sa tagal na po nila, minsan ay tumitigas po ang kanila pong mga kalooban. Kaya yung kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, ang talagang umaakay sa atin, ma-realize natin, mapagtanto natin, mabulay natin, yung mga pagkukulang natin nagagawa sa Panginoon. Yun po yung kabutihan po ng Panginoon, mga kapatid. Hindi siya kusang dumadalamhati sa kanina man sa atin. Kaya dyan sa salita ng Panginoon, ang tao nakaranas po ng negatibo, sabi dyan, bakit umaangal ang tao? At minsan sinisisi po ang Diyos, mali po. Kung magsasalita lang, makapagsasalita lang ang Panginoon, kagaya ng ginawa po ng Panginoon kay Hob. Napahiya nga si Hob eh. Kaya nga ang sabi doon sa aklat po, mga kapatid, ng Hob sa chapter 37 hanggang 40. Sabi nga ni Hob sa chapter 40, sabi niya, sino ba itong nagkukubli ng kasamaan sa na walang karunungan? Sabi niya, magsasalita po ako pero hindi ko na uulitin. Sabi niya, ilalagay ko yung aking kamay sa aking bibig. Natamimi siya eh. Kasi mga kapatid, ano, ang Diyos hindi siya ang may dahil. Kaya yan ang unang dahilan talaga po, ang pinakamalaki. Ano po sa ating mga kadalamatian, sa ating mga kalungkutan, hindi dahil mga kapatid sa pagsubok. Ano po, hindi dahil sa pagsubok, kundi dahil sa parusa sa ating kasalanan. Kaya po yun, ano, palo ang tawag. Yung chastisement ng Panginoon para maging ano tayo, yung sinasabi ng aklat ng Hebreo. Kasi kinakalimutan natin yung aral eh. Kinakalimutan ng tao yung aral ng Diyos. Ano po, minsan nga po nangangako yung tao pag may negatibong nararanasan, ano, pero pag natapos na, mga kapatid, kinakalimutan na nila yung pangako nila sa Diyos eh. Kaya po, hindi ang Diyos ang may dahil. Pero kapag tayo po, mga kapatid, nakaranas tayo ng ganun, ganito yung dapat nating gawin. Sabi dito sa verse 40, itas nga natin, ano, sa verse 39. Sabi niya, bakit dumaraing ang taong may buhay ang tao dahil sa parusa ng kanyang mga kasalanan? Ating usisain at suriin ang ating lakad at manumbalik sa Panginoon. Ang kailangan, ano, hindi yung asisihin kung sino-sino. Hindi tama na sisihin natin una yung Diyos.
Kasi para tayo nagde-declare ng war sa Panginoon kapag sisisihin natin ang Diyos. Samantalang mga kapatid, wala namang ginagawang masama ang Panginoon. Kaya po, diyan sa salita po ng Panginoon, ano, ang kailangan usisain natin yung ating pong sariling lakad, yung self-examination and evaluation. Ano po, makikita natin doon sa sinabi po ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 13 verse 5, siyasatin natin ang ating mga sarili, subukin natin ang ating mga sarili kung tayo'y nasa pananampalataya. Ano yung nasa pananampalataya? Yung pagtalima. Kasi ang tao talaga na sumasampalataya, tatalima siya sa aral ng Diyos. Makikita natin yan sa aklat ng Hebrews sa chapter 11 verses 1 up to following. So, dito makikita natin mga kapatid, ano, kailangan natin talaga nung usisain, ano, ang sabi niya dito sa kanyang salita, let us search and try our way. Sabi niya, and turn again to the Lord. Ano, yun ang sabi din ng Revelation chapter 2 sa verse 5, sabi niya, yung alalahanin kung saan ka nahulog. Yung alalahanin kung saan ka nahulog at ikaw ay magsisi. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Yung alalahanin natin kung anong aral at utos ang Panginoon ng ating nalabag. Kasi hindi pwede mga kapatid na dumating sa atin ang kadalamhatian na wala pong dahilan ang Diyos. He is a God of purpose. Ano po, siya ay Diyos na mayroon siyang layunin sa lahat ng kanya pong pinapahintulot. At kung siya ay nagpahintulot sa atin, mga kapatid, ng mga katighatian, hindi ang Diyos ang may dahil. Dahil tayo, nagkulang tayo sa Diyos. Ano po? Nagkukulang tayo sa Diyos. Ano po? Alimbawa, mga physical na masakit at karamdaman, kasi yung physical natin, hindi natin ginagamit sa ating kaluluwa. Ano po? Hindi natin ginagamit sa pagsunod sa Panginoon. Ano? Minsan, ginagamit natin sa pangmundo. Ginagamit natin mga kapatid sa material na bagay, pero yung lakas natin na galing po sa Panginoon, dapat gamitin sana natin sa Panginoon, hindi natin ginagamit sa Kanya. Kaya minsan dumarating sa tao ang ganun. Kaya dito sa salita po ng Panginoon, ang kailangan ay usisain natin yung ating pong mga lakad. Yun ang sabi ng Panginoon sa Iglesia, sa Ephesians. Ang sabi niya, alalahanin mo saan ka nahulog. At ikaw ay magsisi at gawin mo ang iyong dating gawa, unang gawa. Yun yung kailangan nating gawin. Pag tayo po inakakaranas ang mga negatibo, ang gawin talaga natin, talit na sisihin natin kung sino-sino. Minsan kasi kung sino-sino ang sinisisi. Kaya nga may kanta. Ang sabi ng kanta ng Pag-ibig ang Susi Ala, sabi niya, kung sino-sino na ating nasisisi sa lahat ng nangyayari. Yung bigong pangako, yung bigong pangako natin sa Panginoon na susunod tayo, nabibigo tayo sa ating mga promises. Ano po, mga broken promises, ano po, sa Panginoon. Kaya, ang sabi diyan sa kanyang salita, usisain at suriin ang ating mga lakad. Baka tayo napapakanan tayo, baka napapakaliwa tayo, baka gusto nating umatras, makakaranas talaga tayo ng negatibo. Kagaya po mga kapatid niya, no, ni Jonas. Kagaya po ni Jonas eh. Hindi ang Diyos ang may dahilan eh. Kaya nga nung mga kapatid eh, nung sa panahon na nakakaranas po sila ng malakas na hangin, malaking daong, ginawa nga ng mga mandaragat eh. Pinagtatapon yung ibang mga kargamento po nila. Talagang nagsikap sila eh. Ano po? Tapos magkaroon po ng casting lot o pagsasapalaran kung sino ang dahilan eh. Kita natin ano, na nasumpungan na si Jonas eh. Pero hindi pa rin po mga kapatid eh. Hindi pa rin nila tinapon kasi natatapat sila sa Diyos eh. Pero nung talagang hindi nila tinatapon si Jonas sa dagat, ano, lalong lumalakas ang ulo sa kanila, ginawa nila, tinapo nila eh. Kaya nga sabi ng mga mandaragat at saka yung mga pasahero, sabi niya, tali kayo, magsapalaran tayo para malaman natin kung kanino ang dahil, kung sino ang dahil, kung bakit dumating sa atin ang unos na ito. Nalaman po nila kasi nagsuri sila eh. Yan na po, nakapang-evaluate sila. Ganon din sa atin mga kapatid, ano, tayo ay mga tao na nagkukulang at nagkakasala.
Ano po, kaya minsan pinapadalamhati tayo ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng aklat ng Ecclesiastes ay ganito. Sabi ng Ecclesiastes, sabi niya, sorrow is better than laughter because the sadness of heart has purifying influence on us. Sabi doon, ano, Ecclesiastes chapter 7, ang pag-iyak ay mabuti sa pagtawa sapagkat ang kalumbayan ng puso ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na suriin ang ating mga lakad. Ang sabi dito, Ecclesiastes 7 verse 8, sabi niya, ang sabi dito sa verse 6 chapter 7 verse 6, sabi niya, ang sabi po dito, sa verse 3, sa Ecclesiastes chapter 7 verse 3, kapanglawan ay maigi kaysa sa pagtawa sapagkat ang kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. Ano, makikita natin ano, yung mga kalumbayan, ano, nakapag-ano sila, nakapag-evaluate sila, nakapagsuri sila. Kaya nga po 'yun ang sinabi ng Panginoon sa iglesia sa Epeso, ano, alalahanin mo ang iyong lakad, magsisi ka at gawin mo ang iyong dating gawa. Sabi niya, remember, repent and return. Remember, repent and return. Ano, ibig sabihin nun, ano po, usisain natin ang ating kung saan tayo nagkamali, kung saan tayo nagkasala, tapos magsisi tayo. Pagkatapos na tayo magsisi, gawin natin yung ating unang ginagawa sa Panginoon, yung ating unang pag-ibig. Mga kapatid, yun po yung kalooban po ng ating pong Panginoon. Kaya dito, sa kanya pong mga banal na salita, mahalaga sa atin, mga kapatid, na suri natin yung ating sarili. Kasi binibigyan naman tayo ng Diyos ng ano eh, ng conviction ng Espiritu Santo. Ano po? Para po tayo po ay gabayan, masuri talaga natin kung talaga tayo na sa pananampalataya, maliban na tayo po ay itinakwil na. Ano po? Yung pong mga nasa mga itinakwil na, hindi na po yun, mga kapatid, palo, sumpa na yun. Ano po? Yun po hindi na maaalis pag yung sumpa na, mga kapatid. Kaya dito sa salita ng Panginoon, yung mabuting Diyos, ang sabi diyan sa kanyang salita ay hindi siya kusang dumadalamati sa kanino man sa atin. Ang unang dahilan, yung ating mga kasalanan, yung sarili natin talaga yung dahilan. Better be, ang dahilan talaga ay isi Satanas din. Ano po? Isi Satanas, naalala ko po yung sinabi ng Panginoon, ano, kay Satanas nang siya po ay nag-akyat manaog sa langit, ano po, sa lupa. Ang sabi ng Panginoon kay Satanas, sabi niya, nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad. Isang taong matuwid, natatakot sa Diyos at lumalayo sa kalikuan. Ang sabi ng Diablo sa Diyos Ama, sabi niya, natatakot ba si Job ng walang kadahilanan? Natatakot ba si Job sa iyo ng walang kadahilanan? Pinagpapala mo kasi, ipinoproteksyonan mo siya eh. Alisin mo ang kanyang tinatangkilik at susumpain ka niya ng mukhaan. So pinahintulot ang Panginoon. So hindi po Diyos ang may dahilan. Ano, hindi ang dito nagmula po sa Panginoon, kundi si Satanas. Ano po ang isa sa author, ano po ang isang dahilan kung bakit yung ating pong mga kadalamhatian. Ano po, ang tawag diyan atake ng Diablo. Ano po yung atake po ng Diablo, mga kapatid, ano? Pwede po 'yan ano sa pagsubok na nararanasan natin pag tayo naman ay sumusunod, ano. Pero pag tayo po sumusuway, mga kapatid, tayo ang may dahil noon. Ano po? Pag tayo naman, mga kapatid, sumusunod talaga tayo, hindi Diyos ang dahilan, si Satanas ang dahilan. Ano po? Kasi ang gusto ni Satanas, mapahinto tayo, mga kapatid, sa ating pong pagtalima, mapahinto tayo sa ating pagsunod, mapahinto tayo sa ating paglilingkod. Gusto ni Satanas mag-quit tayo. Kasi ang quitter o ang loser, mga kapatid, ano, yung mga umaatras, hindi po ito nagtatagumpay. Kaya ang gusto ni Satanas, suminto tayo, umatras tayo, tumalikod tayo sa Panginoon. Kaya minsan ginagawa niyan, inuudukan niya yung Diyos.
kinokontest niya ang Panginoon, mga kapatid, ano, kinokontest niya ang Panginoon, ano, sa atin. Samantalang alam naman ng Panginoon, mga kapatid, kahit walang pagsubok at mayroon eh. Kaya mali yung sasabihin ng isang tao na ganito, sinusubok tayo ng Diyos para makita ng Diyos kung tayo susunod. Hindi po, tama yun. Ano po, kasi kahit wala pa pong pagsubok sa atin, alam na ng Panginoon na susunod tayo o hindi. Alam ng Panginoon yun eh. Kaya diyan sa salita ng Panginoon, mga kapatid eh, kaya tama yung sinasabi ng aklat ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Walang tukso na dumarating sa tao na common, na hindi common. Ibig sabihin, pangkaraniwan. Ibig sabihin, lahat ng tinapahintulutan ng Diyos sa atin, kaya natin. Ano po? Kaya natin. Kasi alam ng Panginoon yung capacity natin. Alam ng Diyos yung kakayanan natin. Alam ng Diyos yung kalakasan at kahinaan natin eh. Kaya hindi tayo papahintulutan ng Panginoon, mga kapatid, ng hindi natin kaya. Iyon din ang sinabi ng salita po ng Panginoon sa Santiago sa chapter 1 verse 13. Ang Diyos kailanman hindi nanunukso kanino man. Kaya diyan sa salita po ng Panginoon, ano, hindi siya kusa na, na dumadalamhati kanino man. Ano po, ang unang dahilan, yung sarili po natin, yung mga pagsubay, mga kasalanan po natin. Ano po, and then, ano, yung si Satanas. Pag tayo po ay nagpipilit, nagsisikap tayo sa pagsunod sa Panginoon, ano, kinukontest niya ang Panginoon, inuudyukan niya ang Diyos. Ano po? Ang Panginoon alam naman niya, mga kapatid, kaya ang kanya pong ipinapahintulot ay kayang-kaya natin. Ano? Kasi alam naman ng Panginoon yung ating limitation. Kaya diyan sa salita ng Panginoon, ano, kung ang ating nararanasan ay pagsubok, ano po? Kasi kung ang ating nararanasan ay dahil sa pagsubay, ang gawin talaga ay usisain, suriin, tapos magbalik loob sa Panginoon. Kung ito naman, mga kapatid, ay dahil po dun sa mga atake ng Diablo, mga inaalaw ng Diyos sa pagsubok, ang gagawin talaga natin. Anong sabi ng salita ng Panginoon eh, sa aklat po ng Santiago sa chapter 4 verse 7, sabi niya, kung ang dahilan ay Diablo, ano gagawin natin? Magpasakop tayo sa Diyos. At ang Diablo ay tataka sa atin. Naalala ko po nang inatake ni Satanas ang Panginoon. No? Ang atake po ni Satanas, mga kapatid, ay hindi lang po yung masasakit. Ano po? Minsan po ang atake ni Satanas masasarap sa laman. Ano po? Minsan ang atake po ng Diablo ay masasarap sa laman. Yung gustong-gusto ng tao, atake ng Diablo yun eh. Ano po? Kaya doon sa salita ng Panginoon, ano, pag tayo po ay inatake ni Satanas, ang talagang kailangan nating gawin, magpasakop tayo sa Diyos. Ano po, naalala ko nung inaatake ni Satanas ang Panginoon, sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So talagang pagpapasakop doon sa salita po ng Panginoon. Sabi niya, nung siya po ay dinala, doon sa ituktok ng templo, sabi niya, magpatihulog ka kasi nasa susulat ay ingatan ka ng mga anghel, baka matisod ang iyong paa. Ang sabi ng Panginoon, huwag mo akong tuksuin. Lumaban siya, huwag mong tuksuin ang Panginoon mong Diyos. Noong dalhin siya, mga kapatid, dun sa ituktok ng bundok at ipakita ang kaluwalhatian at siya inuudyukan ni Satanas na sambahin si Satanas para ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatian ng sanlibutan. Ang sabi ng Panginoon, ano, sa Panginoon mong Diyos ka, ano, ay sasamba at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sumalang siya sa Diablo. Ano po? Kaya ganun ang kailangan natin. Ano po? Ganun ang kailangan natin dahil yung kabutihan ng Panginoon yung ating pong pinaka-inspiration, yung motivating force sa atin para magawa natin yung kabutihan ng Diyos. Pag tayo po ay nagpasakop sa sa Diyos at tayo sumalansang sa Diablo, sabi doon, ang Diablo tataka sa atin eh. Kaya yun ang sinabi. Sabi ng pagkasabi po ni ng Panginoong Kristo, sabi niya, Satanas, ano, sa Panginoon mong Diyos, ano, ka maglilingkod at sasamba at siya lamang ang paglilingkuran. Iniwanan siya ni Satanas. Ganun. Kapag tayo po inaatake ng Diablo, mga kapatid, ang gagawin lang natin pagsalansang. Ano po, ibig sabihin pag-resist natin, yung pagtanggi natin. Pagtanggi natin sa mga iniaalok, pag-refuse natin. Ano po? Yung paglaban po natin. Ano po? And then pagpapasakop sa Panginoon.
Kaya nga ang sabi ng Santiago sa chapter 4 verse 7, magpasakop tayo sa Diyos at ang magsisalangsang tayo sa Diablo at ang Diablo ay tataka sa atin. Yun yung kailangan nating gawin. Yun yung kailangan nating gawin bilang isang mga Kristiyano, mga lingkod ng Panginoon na ang Diyos, mga kapatid, ano, hindi siya ang dahilan ng mga nararanasan po natin. Although, ang Diyos ay kontrolado niya ang lahat ng ito. Ano po, may pahintulot ang pang, pero hindi ang Diyos ang dahilan. Kasi alam naman ng Diyos eh, mayroon kasi tayong kaaway, mayroon tayong kalaban, na siya po, mga kapatid, ano, hindi sumusuko. Si Satana, optimistic po siya. Ano, laging positibo po ang kanyang pananaw na kaya po niyang ihiwalay. Sabi nga sa salita ng Panginoon eh, Mateo sa chapter 24, pati yung hirang eh, kung maaari ay mailigaw niya. Ganong katindi yung kanyang ano, pagnanais. Ganong katindi si Satanas, mga kapatid. Kaya halimbawa ngayon, aktibo tayo sa Panginoon, si Satanas hindi pa siya naniniwala sa atin. Halimbawa tayo mainit ngayon sa Panginoon, hindi siya naniniwala. Ano, isang araw atakihin tayo. Ano, at ang purpose niya, pahinain tayo. Yun tayo panlamigin ng ating pag-ibig sa Diyos, yung ating commitment sa Panginoon. Ganon si Satanas. Kaya nga, lalo po pagdating ng huling panahon, mga kapatid, pag pinakawalan si Satanas eh, ang nakakalungkot ay ito. Ang dami po mga Kristiyano, paisigulaki lang. Para bang, mga kapatid, wala pong darating na malaking kapighatian, para sa lahat ng panahon ay okay lang ang panahon na makapaglilingkod. Hindi po sinasamantala ang opportunities, ang mga pagkakataon. Ano po? Yun po yung mga tao, mga kapatid, na hindi po nakakakita ng kabutihan po ng Panginoon. Kaya diyan sa salita ng Panginoon, mahalaga po sa atin, maintindihan natin po ito. So, ang paraan pag tayo inatake ni Satanas, magpasakop tayo sa Diyos. Sumunod pa rin tayo sa Diyos. Naalala ko yung panahon po ng mga alagad at mga apostol. Ang pinagbabawal na sa kanila ay wag mangaral ang salita ng Diyos. Siguro, pwede po tayong sumalangsang pagganito ng utos sa atin. Ano po, na pinagbabawalan na tayong mangaral ng salita po ng Panginoon. Ang sabi po ng mga alagad eh, hatulan nyo sa inyong sarili. Nararapat bang sumunod sa inyo bago sa Diyos? Sapagkat ano, alam niya, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Kaya, yun yung pagkapasakop sa Diyos. Pag tayo po'y nakakaranas, mga kapatid, kasi ang Diablo may gagamitin din po siyang mga instrumento. Alam natin, sa nalalapit na panahon, may gagamitin ang Diablo. Sabi nga doon sa, ang isang gagamitin ng Diablo ay doon sa aklat ng Revelation sa chapter 13, sa verse 10 ata yun, sabi niya, sa verse 11 or 12, sabi niya, yung hayop na lalabas ay may anyo siyang kordero. Basahin nga natin. Sa aklat po ng Revelation sa chapter 13, sa salita ng Panginoon, ganito yung ating mababasa. Revelation sa chapter 13, sa verse 11, sabi niya, at nakita ko ang ibang hayop na umahon sa lupa na may dalawang sungay na katulad ng isang kordero, at siya'y nagsisasalitang gaya ng dragon. Ang kita natin, ano, yung gagamitin ni Satanas, ano, anyo siyang kordero pero ang kanyang salita, dragon. Kasi ganun, mga kapatid, si Satanas eh, minsan ang gagamitin niya, halimbawa ganito, minsan ang maghahadlang sa atin pa, yung mga kinikilala natin na mga Kristiyano, ano po, yung kinikilala natin, mga naglilingkod sa Diyos, pero minsan sila yung hahadlangan tayo nilang maglingkod sa Diyos at sumunod sa Diyos at gawin natin yung kanilang kalooban. Yan ay hindi natin nadidetect minsan. Ano po? Kaya yan sa salita ng Panginoon, minsan yung kapamilya, minsan yung mga mahal sa buhay, mga kapatid, minsan, ano po, minsan yung mga leader, ano po, pwedeng gamitin ng Diyos yun. Pwedeng gamitin ng Diablo. Sabi dito sa kanyang salita, oh, nag-aanyo siyang tupa, pero ang kanyang pagsasalita, dragon. Ganong katuso si Satanas. Kaya, hindi natin ito, mga kapatid, makakayanan, malalampasan eh, kung di tayo magpapasakop sa Diyos. Kasi napakatuso yung craftiness ni Satanas. Kaya, dyan sa salita po ng Panginoon, ano, napakahalaga yung tayo ay nagpapasakop at sumasalangsang tayo sa Kanya. Kasi,
Pag tayo nagpasakop na sa Diyos, nasa ilalim na tayo ng kapangyarihan ng kamay ng Diyos, eh, wala na magagawa si Satanas. Kaya nga, ang sinabi ng aklat ng Persian, ano, greater is he, mas dakila ang nasa atin kaysa nasa sanlibutan. Yun sabi. Greater is he that is within us than he is in the world. Sabi doon, mas dakila siya na nasa atin kaysa nasa sanlibutan. Ang Panginoon yun. Kaya, anuman yung nararanasan natin kung ito'y dahil ay kay Satanas, mga kapatid, dahil tayo po'y tumatalima, dahil tayo po'y sumusunod, ano, ang gawin natin, magpasakop pa rin tayo sa Panginoon. Ano, meron, bawa, ano, naharansahin mga ganun, sumunod pa rin tayo sa Diyos at labanan natin si Satanas. Kaya nga yung sinabi ng salita ng Diyos, ano, labanan natin siya ng ating matatag na pananampalataya. Yun ang sinabi ng 1 Peter. Sa 1 Peter sa chapter 5, ang sabi dito ni Apostol Pedro po sa verse 8, ang sabi niya, na kayo'y mapagpigil at kayo'y maging mapagpuyat ang inyong kalaban na Diablo ay gaya ng liyong umuungal, ay gumagala at humahanap ng masisila niya na sa inyong labanan, na siya'y labanan ninyong matatag ng inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa saan? Libutan. Lahat ang nag-iibig talaga na sumunod sa Panginoon, mga kapatid, makakaranas po ng ganito. Pero ang sabi dyan, kung maranasan po natin yan, sabi niya, ang kailangan natin ay labanan natin siya ng ating matatag na pananampalataya. Dahil ang sabi dito, verse 10, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal at magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Yan yung kabutihan po ng Panginoon, mga kapatid. Yan yung kabutihan ng Panginoon na anuman yung ating nararanasan, anuman po yung ating pagdaanan, yung Diyos pa rin ang tutulong sa atin kung tayo magpapasakop sa Kanya. Ano, at lalabanan natin si Satanas ang matatag na pananampalataya. Kasi ang ginagawa ni Satanas, winibikin niya, pinapahina niya yung ating pananampalataya. Kasi para yung ating pananampalataya, mabaling ito sa mga kata, mabaling ito sa karunungan at kakayanan ng mga tao. Yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Kaya labanan natin siya kasi yung sa kaunting panahon na yan, na tayo po ay nasa ilalim po ng ilalim ng makapangyarihang kamay ng Panginoon, siya yung gagawa para po tayo po ay palakasin, siya po yung gagawa para po tayo patatagin, at tayo po ipasakdalin. Kaya pinapahintulot ng Panginoon yun. Ano po? Ang Diyos sa atin ay Diyos siya po ng mga layunin. He is a God of purpose. Meron siyang layunin. He is a God of objective. Kaya mahalaga sa atin, naunawaan natin, ano, hindi siya ang pinagmulan ng ating mga kapanglawan. Una, yung ating sarili, mga pag-swipe, kasalanan. Tapos mga kapatid, ano, yung kaaway, ano, si Satanas. Siya po yung isang kalaban po natin. At minsan, ginagamit niya rin po yung sanlibutan. Ano, ang ipinapangako sa atin ni Satanas, yung sanlibutan. Kaya, yung mga taong makasanlibutan, pag ang pag-uusapan ay sanlibutan, napakabilis silang pakinggan, tanggapin yun. Tapos, sabi ng aklat ng Persian, chapter 4, verse 4 and 5, sabi niya, sila'y taga-sanlibutan, kaya tungkol sa sanlibutan, ang sinasalita nila, at pinapakinggan sila ng mga taga-sanlibutan. Pero tayo, hindi tayo taga-sanlibutan, mga kapatid. Kaya, ang ating pong sinisikap gawin, ay huwag natin ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na naandito sa sanlibutan. Kasi, kung iibigin natin ang mga bagay na nasa sanlibutan, magiging silo ito sa atin. Magiging trap ito sa atin. Kaya nga ang sabi ng 1 Timothy sa chapter 6 verses 9 and 10, sabi niya, sa mga nagsisipang nasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at silo. Ano, na siyang naglulubog sa tao sa kamatayan at kapahamakan. Makikita natin nasisilo ang tao kapag iibigin ng tao ang sanlibutan at ang mga bagay ng sanlibutan. Kaya po mga kapatid, mahalaga sa atin po ito. Ano po, pag tayo po ay nakakaranas sa inatake, pagpapasakop sa Panginoon. Ano, pagpapasakop sa Diyos, and then yung pagsalangsang natin sa demonyo, sa Diablo. Sa pamamagitan
ng ating pong matibay at matatag na pananampalataya. Ano po? At yung hindi natin pag-ibig sa bagay ng mundo. Yung pag-refuse natin, pagtanggi natin doon sa mga iniaalok niya sa atin. Kasi yung mga inaalok ni Satanas ay nakakapagtaas sa atin, nakakapagpasaya sa atin, nakakapagpaginhawa sa ating laman. Pero nakakasama po doon sa ating kaluluwa. Na hindi nakikita ng tao yung negative effect doon sa kanyang kaluluwa. Ano po? Kaya yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Okay. Yun po, ano, pang-apat po, yung pagbibigay ng biyaya, yung ang sinasabi natin kanina, mga, yung pagbibigay ng biyaya sa atin, yung ang tao ay nagkulang tayo, na nagkamali tayo, naligaw tayo, kaya ang sabi ng salita ng Diyos ay ganito. Basahin nga po natin Awit 119. Mayroong sinabi dito si Haring Davido sa Awit 119, 67 hanggang 71. Ang sabi po dito sa Awit 119, 67, sabi niya, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngayon tinutupad ko na ang iyong salita. O pagkatapos natin, madalamhati tayo dahil nagkasala tayo, nagkulang tayo. Yun kasi yung outcome, yun yung resulta. At ang sabi diyan sa kanyang salita, ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong salita. 71. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng masagana pong biyaya. Ano po, napag-aralan na natin kanina ito. Yung kabutihan ng Diyos, nagbibigay siya ng chance at pagkakataon. Sabi nga doon sa kanyang salita o sa aklat po, mga kapatid, ng 2 Peter sa chapter 3 verse 9, ang Diyos ay hindi mapagpaliban sa kanyang pangako, kagaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi siya'y mapagpahinuhod. Hindi niya ibig na ang sino man ay mapahama, kundi lahat ay magsisi. O, ang Panginoon, nagbibigay siya ng biyaya sa atin. Ano? Kaya kanina pa natin, mga kapatid, napapag-aralan, ano po, yung Diyos ay napakabuti sa pagbibigay sa atin ng masaganang biyaya. Kasi yung biyaya na yan, ano, diyan tayo po maliligtas. Ano po, yun yung kabutihan ng Panginoon sa atin. At ang biyaya pong iyan, mga kapatid, ano, dapat ano, hindi natin inaabuso yun. Hindi dapat natin sinasamantala yun para sa laman natin. Kundi sinasamantala natin para dun sa kaligtasan po ng ating tigiisang kalo. Kasi ang Diyos mapagbiyaya, sabi ng salita ng Diyos, because God resists the proud but give grace to the humble. Ang Panginoon ay sumasalangsang sa mga palalo, pero siya ay nagbibigay po ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Kaya yun po yung kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, na makita natin yung biyaya ng Panginoon na yan. Ano po? Kasi yung biyaya ng Panginoon na yan, ano, sabi nga, ang Diyos ay iba pang biyaya. Napakarami pong mga verses, ano, napakarami pong mga passage sa Biblia na magpapatotoo na ang Diyos po natin, napakabuti po niyang Diyos sa atin. Na hindi po niya, mga kapatid, tayo kailanman iniiwan at hindi kailanman tayo pinababayaan ng Panginoon. Kaya diyan sa salita po ng Panginoon, yung mayamang biyaya ng Panginoon. Naalala ko, mga kapatid, ano, yung Nineve, kaya ang isang dahilan kung bakit si Jonas ay ayaw pumunta sa Nineve, kasi ayaw niya na ma-experience sa mga taga-Nineve, na mga Ninevite, yung grace of God. Ano po? Alamang tayo sa ang Diyos talaga, stubborn ang Panginoon pagdating sa kaligtasan. Ang Diyos talaga, hindi nababago yung kanyang kalooban. Ang sabi doon sa kanyang stubborn love ng Panginoon, talagang pinilit niya si Jonas. Pinilit niya si Jonas na dalhin doon. To the extent, mga kapatid, na ipakain siya ng Diyos doon sa malaking isda sa balyena. Kaya kung papansinin natin, yun na lang yun, mga kapatid, yung kadalamatian ni Jonas. Ano yun, mga kapatid, ano, ang hirap, ano, hindi ang Diyos ang may dahil nun. Sana smooth lang . Sana ano, magmadali lang, mga kapatid, na sana niya masasalubong yung ano, yung dilubyo. Yun yung mahirap. Ano po, kapag ang tao magtatry sila ng another way at hindi yung daan ng Panginoon, mahirap. Madadalamhati nga yung tao. Kaya sabi ni Jonas tumawag ako sa Panginoon sa kaarawan ng aking kadalamhatian. Ako'y dininig mula sa iyong banal na templo. Kasi wala na siyang mahawakan. Sa dagat, wala na siyang mahawakan. Ang talaga maaasahan lang ng tao yung pagtawag sa Diyos.
Kaya minsan ganun yung nararanasan po ng tao. Ano po? Pero ang Diyos, ano, nagbigay ng tiyansa kay Jonas eh. Ano po? Bagamat siya po ay isang istabon din siya eh, masuwayin din, mapagsariling kalooban siya eh, binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng mapagbiyaya po ang Panginoon. Kaya nga, makikita natin doon sa salita po ng Panginoon, no? Sabi diyan, ano, pumunta doon si Jonas at ang pronouncement, ang pinapahayag niya, 40 na lang, ano, gugunawin ng Diyos ang Nineveh. Narinig ito, mga, imagine, ano, 40 days, binigyan pa ng palugit ng Diyos. Kapagbiyaya talaga ang Panginoon. Bakit hindi na lang mga kapatid biglang dumating sa kanila ang judgment? Dahil ang Diyos, hindi niya ibig ng sino man ay mapahama, kundi lahat ng tao ay magsisi, yun ang sabi ng salita ng Diyos eh. Kaya nga ang sabi ng 1 Peter sa chapter 2 verse 4, siya ang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya nagbibigay siya ng biyaya. At ang biyaya, mga kapatid, ay magsisend siya po ng ano, ng mga preacher. Magsisend po siya ng mga tagapagturo kasi useless ang biyaya ng Panginoon na walang tagapagturo. Ano po? Hindi ganun ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Panginoon, magsusugo siya ng mga tagapagturo. O. Kaya nga dyan, sinugo ng Panginoon ng kanyang anak na nagturo sa atin. Kaya ngayon, mas naiintindihan natin ang grace ng Panginoon. Kapag may sinugo ang Panginoon sa atin, ano, nangangaral sa atin, nagtuturo sa atin, nagpapaalala sa atin, nananaway sa atin, nagkukorek sa atin, biyaya ng Diyos yun. Hindi po yung ano minsan, ano, pang may ginamit ang pang nagsugo sa atin, minsan napaalalahanan, minsan nasaway, minsan nadisiplina, naghagalit. Hindi nila nakikita yun ay kabutihan ng Panginoon na siyang umaakay sa tao sa pagsisisi. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga po sa atin ito, naiintindihan dapat natin ang kabutihan ng Diyos. Ano po, makikita natin, ano, 40 nang marinig ng hari yun eh. Hari na po, nagpakumbaba siya eh. Kaya nga, kung sila po, mga kapatid, ano, nagpatiga sila. Sabi ng Panginoon, God resists the proud. Kaya, but God did grace to the humble. Ang Panginoon, ano, nagbigay siya ng biyaya, ano, makita ng Panginoon, ano, nagpakumbaba yung hari, bumaba siya sa kanyang trono, nag-alis siya pa, mga kapatid, ng damit hari, nagsuot siya ng magaspang na kayo. Pagkatapos, naupo siya sa ubo at marahil, nilalagyan pa niya ng abo ang kanyang ulo. Na isang indikasyon o isang katibayan na talaga siya po ay nagpapakumbaba. Kaya mga kapatid, pati po ang mga hayop, sabi niya sa kanyang decree, yung presidential decree niya, sabi niya, o walang titikim ng pagkain, tao man hayop, pagpakumbaba, manalangin sa Diyos, sino nakakaalam, baka maligtas tayo. Kaya po mga kapatid, nahabag ang Panginoon eh, nagbago ang isip ng Diyos eh. Ano po? Kaya nga si Jonas na hindi talaga siya, ang puso niya hindi kagaya ng Panginoon, nauupo siya. Nauupo siya sa labas ng bayan, inaantay niya yung gunahawin ng Panginoon, yung judgment na pre-announce ng Panginoon. Eh, hindi naman niya alam na yung tao talaga nagsisi. Kaya ang nakakadetect talaga, hindi yung tao, yung Diyos. Ano po? At ang Panginoon nagbibigay siya ng biyaya talaga so sa mga nagpapakumbaba. Pero si Jonas hindi niya nakikita yun. Ano po, hindi niya nakikita yung tao, mga tao nagpakumbaba, yung tao, mga nag-aayuno, nagsisisi mga tao. Hindi po nila nakita yun. At ang kanyang gusto, mahukuman, mahatulan. Kaya nga, ano, binigyan siya ng Panginoon ng lesson eh. Binigyan siya ng Panginoon ng aral eh. Nandun siya, mga kapatid, nahihirapan siya eh. Istabon kasi siya eh. Hindi ano, yung kapigatian niya, hindi naman dahil sa Diyos eh, kundi dahil sa kanya eh. Umupo siya doon sa labas ng bayan. E di, sumikat ang araw, mga nainitan siya. Hindi nahihirapan siya doon. Bili na nga siyang mamatay siya eh. And then, nagpatubo ang Panginoon ng kikayon. Gabi doon, pinatubo ng Panginoon ng kikayon. Tapos nagpatubo rin ang panagpadala ang Panginoon ng uod. Nasayahan si Jonas doon sa kikayon kasi na-comfort siya eh dahil na naliliman siya ng mga dahon nito eh, ng shadow. Kaya ginawa naman ng Panginoon, nagpadala siya ng kikayon, sinira yung kikayon, tapos ang padalaan Diyos ang hangin na may dalang init, natuyo. Ang sabi ng Panginoon, ikaw nga, nanghihinayang ka dyan sa kikayon, di naman ikaw ang nagpatubo. Minsan ganun. Maraming yung tao, ang pinanghihinayangan ng tao, hindi po yung kaluluwa.
Minsan ang pinanghihinayangan ng tao yung kikayon. Ano po yun? Yung oportunidad sa laman. Ano po? Yung provision sa laman. Pero yung pagdating doon sa kaluluwa, hindi pinanghihinayangan ng tao. Ano po? Yung mga pangako ng Panginoon na napag-aralan natin kanina, hindi nila napanghihinayangan yun. Ang pinanghihinayangan nila, yung oportunidad nila sa mundo, mga kikayon. Kaya po sa salita ng Diyos, pero ang Diyos po pagbiyaya pa rin sa Kanya. Ano? At ganun po ang Panginoon, napaka mapagbiyaya po niya sa atin. Kaya nga po mga kapatid, dapat nakikita po ng bawat isa sa atin yung kabutihan ng Diyos na iyon. Ano po, dahil yung kabutihan ng Diyos ay yan, sapat po yan mga kapatid para tayo po ay maligtas. Okay, panglima po mga kapatid, yung sa pagliligtas sa atin sa walang hanggang pangdurusa. Ang lahat ng dahilan ng Panginoon ay para iligtas po tayo, mga kapatid. Ang sabi niya doon, ano, tayo dinadalamhati ng Panginoon ng kaunti para tayo huwag madalamhati doon sa walang hanggan. Kaya diyan sa salita ng Panginoon, ano, yung pagliligtas ng Panginoon sa atin doon sa tiyak na kamatayan at kapahamakan. Kaya nga diyan sa Biblia, mga kapatid, ano, pinapag tayo nagkukulang, nagkakasala, ano po, binibigyan tayo ng Diyos ang kalumbayan, ang pinapahintulutan ng Panginoon, bagamat hindi siya may dahil noon, para taruturuan tayo magsisi. Yan ang sinabi ng 2 Corinthians sa chapter 7 verses 7 up to 11. Yung kalumbayan mula sa Panginoon ay gumagawa ng pagsisisi na hindi kalulumbay. Bagamat hindi ang Panginoon pinagbulan, kundi yung kasalanan natin, para tayo turuan na tayo po ay magsisi, para hindi po tayo malumbay sa wala pong hanggan. Kaya nga, doon sa salita ng Panginoon, ano, doon sa Luke sa chapter 16, ano, hindi naligtas yung mayamang hangal, yung rich fool o yung mayaman, ano, at saka si Lazaro. Kaya diyan sa salita ng Panginoon, ano, hindi siya naligtas kasi nung siya nandito sa lupa, nagpasasa siya. Ano po, nagpasasa siya. Hindi man lang niya naisip yung pagkatapos ng buhay na dito sa lupa magta-transfer tayo. Ang buhay ay walang hanggan na. Ang gusto ng Panginoon, ligtas tayo sa tiyak na kaparusahan at pagdurusa sa apoy. Kaya nga, mayroong inutos ang Panginoon dito. Sa aklat po, mga kapatid ng ano, ng Judas, may makikita tayo dito sa salita po ng Panginoon. No? Ito yung inutos ng Panginoon sa atin. No? Sabi dito sa verse 22, itaas natin sa verse 21, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Yung concern ay eternity, yung eternal life. Yun po mga kapatid yung talagang concern ng Panginoon. Ano po? Iligtas tayo sa walang hanggang pagdurusa. Kasi ang sabi dito sa salita ng Panginoon, no, para tayo maligtas, magsipanatili tayo sa pag-ibig sa Diyos. And then, asahan natin yung kanya pong awa, ano po, sa ikabubuhay na walang hanggan. Kaya dyan, yun yung kailangan natin. Kasi gusto ng Panginoon na iligtas tayo. Sabi dito, sa salita ng Panginoon, sa verse 22 and 23, ang iba'y nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. Ayaw ng Panginoon na yung tao po ay maparusahan. Sabi niya, yung mga nag-aalinlangan, ang sabi dyan, kahabagan niyo sila. At yung habag natin, sabi dyan, ang verse 20, ang iba'y inyong iligtas at agawin ninyo sa apoy. O, yun ang gusto ng Panginoon, agawin tayo sa apoy. Patungo na tayo, sana tayo sa kapahamakan, patungo na tayo sa kaparusahan, pero inaagaw tayo ng Diyos. No, yung pag-agaw ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, mayroon siya mga isinusugong mga tao para magturo sa atin, para po magpaalala, minsan sinasaway tayo, pinapaalalahanan tayo, kasi para wag na natin kung maranasan pa yung palo ng Diyos at yung parusa ng Panginoon na wala pong hanggan. Ganyan po kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Kaso nga lang, marami pong taong matitigas ang loob, matitigas ang kanila pong mga puso. Kaya ganyan, ang sabi ng salita, nang agawin niyo sila sa apoy. Sabi niya, ang iba'y inyong kaagawin sa apoy, ang iba'y inyong kahabagan na may takot at inyong kaputan pati ang damit na dungisan ng laman. Kaya dyan, sa verse 24, ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyong makapaghaharap ng walang kapintasan na may dakilang ganak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas.
excuse me po, yung pong Diyos ay napakabuti sa atin, sa nag-iisang Diyos. Kaya nga naalala ko po yung sinabi po ng Panginoong Jesucristo doon sa isang iskribang lumapit po sa kanya, tumatakbo at nagpatira pa sa kanyang harapan. Sabi niya, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Ano po ang sagot ng Panginoon? Bakit mo ako tinatawag ng mabuti? Isa lang ang mabuti, ang Diyos. Kaya nga sabi dito, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, karangalan, paghahari at kapangyarihan at sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Mga kapatid, yung kabutihan po ng Panginoon ay in-express niya sa pamamagitan ng mga ito. Alam ko, lahat po tayo nakakaranas ang kabutihan ng Panginoon. Na tayo ay pinaranasan ng Panginoon ang kanyang kabutihan. Kaya ang gusto po ng Panginoon, pahalagahan natin yung kabutihan na yun. Kasi para po yun, mga kapatid, dun sa ikabubuhay natin na walang hanggan. Yun yung kalooban po ng Panginoon. Kaya sa atin, mga kapatid, pahalagahan natin yung kabutihan ng Panginoon. Sana makita natin yun, yung importance ng kabutihan ng Panginoon na siyang umaakay sa atin, papalapit po sa Kanya. Kasi ang kabutihan ng Panginoon, ayaw niya na tayo po ay maparusahan ng walang hanggan. Yun po ang kabutihan ng Panginoon. Ano po? Ang sabi nga niya dito, mayroong sinabi dito si Apostol Pedro. Sabi dito sa kanyang salita, 1 Peter sa chapter 2 sa verse 3, sabi niya dyan, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Sabi dito, sa English version, sabi niya, "It so be ye have tested and the Lord is gracious." Sa ibang liwat, sabi niya, "At inyong napagkilala na ang Panginoon ay mabuti." Yun din ang sinabi sa aklat ng Hebrews sa chapter 6 sa verse 8. Sabi doon, sa salita ng Panginoon, sa Hebrews sa chapter 6 verse 8, ang sabi niya, sa 6 verse, sabi po dito sa kanyang salita, yung Panginoon natin ay napakabuti. Yun ang sinabi dyan sa Hebreo sa chapter 6 verse 8. Dito sa kanyang salita, sa 6 verse 8, basahin nga natin. Ayaw ng Panginoon, mga kapatid, mapunta tayo dito. Ano po? Dito itaas natin, sa verse 6, sabi niya, itaas natin nga ito, sa verse 5 pala po ito. Sabi niya, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan sa panahong darating. Sa verse 5 po, yung gusto ng Panginoong malasap natin, yung kabutihan ng kanyang salita dito at ang kanyang kapangyarihan sa panahong darating. Doon po sa kabila, mga kapatid, maranasan natin yung kabutihan po ng Panginoon. Ano po? Kasi ang kabutihan ng Panginoon ay para sa mga taong gumagawa ng mabuti. Yan din ang sabi ng Roma sa chapter 22 verse chapter 11 verse 22. Ito po yung ating huling talata. Basahin ulit natin ito. Hebrews sa chapter 6 sa verse 5. Sabi niya, na nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Ano po? Mararanasan po natin yan, mga kapatid. Yung kabutihan po ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, yung kanyang kapangyarihan, ang Espiritu Santo, at yung kapangyarihan na gumagawa po sa atin ngayon at sa panahon pong darating sa kanya pong harapan, sa kanya pong kaharian. Roma sa chapter 11, verse 22, ito yung ating last verse. Sabi niya, at masdan mo ang kabutihan na't kabagsikan ng Diyos, kabagsikan sa mga nahuhulog, datapat kabutihan ng Diyos sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin. Ang Panginoon ay mabuti sa nananatili po sa kanya. Mga kapatid, mararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon sa sanlibutan ito at sa panahong
darating. Kaya manatili po tayo sa kabutihan ng Panginoon at huwag natin pong hayaang mawala tayo sa kabutihan po ng Panginoon. Yung buko tayo po'y magpasalamat. Nagpapasalamat po kami at nagpupuri, Panginoon, sapagkat nakatapos po kami sa aming pong maghapong gawain. Alam po namin na pinatubayan mo kami ng saganang kaunawaan, kaalaman at sa gabay at patnubay ng Espiritu Santo. Lord, nakikita mo po ang mga kapatid namin na nagsisikap at nagpipilit upang maunawaan po namin lubos ang ipong mga salita. I-bless mo po ang mga manggagawa na siya pong nagsisikap na gumawa, Panginoon, para po sa kaluluwa po nila at para sa kaluluwa po ng marami, Panginoon. Kaya pong kumilos, manguna at magpakahayang sa pamilya po ni Pastor Alex, sa mga kasama po namin mga manggagawa, kayo po ang kumilos, manguna at magpakahayang sa mga kapatira namin Diyos sa San Jose, diyan po, Panginoon, sa Imurong, diyan po sa Mabini, diyan po sa Bakagan, diyan po sa Hot Spring, diyan po sa Awanlan, Panginoon, sa Taguntungan, Panginoon, gayon din, Panginoon, sa kina Brother Charlie Manira, Panginoon, kumilos po kayo sa kanila at tulungan magi ang mga kapatid po namin na nasa iba yung dagat, kina Selfishing, at sa mga kapatid po namin, na mga anak po ni Brother Dante at Sister Chit, Panginoon, kay Brother Ferdinand, Panginoon, kumilos po kayo. Maging sa mga anak po ni Brother Charlie na nasa ibayo pong dagat, kayo po ang mag-ingat at sumabaybay po sa kanila. Nawa po ay maranasan ng bawat isa po sa amin ang itong kabutihan. Maging sa pamilya po ni Ate Annabel, ang patuloy na pagpapala at basbas sa kanila, kay Kuya Istong at sa kanila pong mga anak, Panginoon. Gayun din, Panginoon, kay Brother Alexis, sa mga kasamaan po niya mga manggagawa, kina Brother Kundring at sa kanya pong pamilya, at sa mga kapatid po namin na hindi ko mabanggit ang kanila mga pangalan, nalakikilala mo at nalalaman mo po ang aming na pinagdadaanan, Panginoon, kayo po ang kumilo sa mga worker, kay Emil, kay Daryl, maging kay Adrian, sa kapatid po ni Daryl, Panginoong Kaisang, kay Brother Noli, sa mga kasamaan po namin, pangtulungan niyo po kami, huwag mo kaming pabayaan. Nawa po, ang kabutihan mo po, ang lagi pong mag-encourage sa amin, para po lalo po kaming maging masigasig sa amin pong mga paglilingkod at pagpapagamit po sa iyo. Sa iyo po ang aming pagpapasalamat at pagpupuri sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Itinaga na Jesus, kuna tayo kabisat. Amen.